Good morning. Good morning. So we include in our morning prayer those who are celebrating their birthday today, especially Father Ferdinand Lopez, OFS ng Rio Vizcaya, and those brother and sister who have gone ahead of us. So please rise. Birthday ni Larry. Tumayo na po tayo lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. At rin tumawin ang Panginoong Maria. Facebook o ng live streaming.
Gusto ko patawagan si Father Billy para ipakilala sa atin ang ating speaker ngayong umaga ito. Magandang good morning po sa ating lahat, mga kapatid. Siguro, bibitinin ko muna kayo kung sino ang ating pong tagapagsalita. Bangkos, bigyan lang po natin ng maikling background ang ating pong ginagawang formation sa araw pong ito. Ang tinatawag po natin Immaculada Peregrina Paglubay sa Paglalakbay. Isa pong napakagandang Sabado ang mayroon po tayo dahil tayo po ay tinipon sa lahat ng sulok dito po sa Pilipinas, mga Pransiskano, upang pagnilayan at mas lalong unawain ang ating simulain. At bigyan ng pansin ang ating pong pamimintuho sa mahal na Birheng Maria. Walang iba kundi ang Nuestra Señora de la Peregrina. Alam niyo po, ang tawag po sa atin sa Pilipinas ay Pueblo Amante de Maria. Ang ibig sabihin, bayan sumisinta kay Maria. Isang napakaganda pong sinulain ang binibigay sa atin ang matawag po tayong Pueblo Amante de Maria. Imagine, ito po yung perlas kung saan ang ating pong pananampalataya ay nakabatay kay Maria. Dahil sa mata ni Maria, mas lalo nating naunawaan kung sino ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi lamang po yan. Matagal na panahon na dahil dito po sa Pilipinas, ang mga Pransiskano po ay nakatutuwang isipin. Bakit po? Imagine, ito po yung order kung saan ang pagmamahal kay Maria ay halos labis-labis. Nandiyan po ang tinatawag po natin Our Lady of the Angels, kung saan ang ating pong Amang Francisco ay lubhang namimintuho. Nariyan po naman dito po sa Pilipinas. Alam naman po natin ang Pilipinas din po ay masasabi po natin place kung saan ang puso po natin ay kay Maria. At dito po sa atin po sa Pilipinas, sa kasaysayan po natin, ang kauna-unahang simbahan ni itinayo ng mga Pransiskano sa labas ng Intramuros in 1578. At ngayon ito po ay masasabi po natin na isang historical church ang tinatawag po natin de los Desemparados o ang tinatawag na Our Lady of the Abandon. Dito dumating po siya ng 1717 at ang pagpapayaman ng pamimintuho kay Maria ay sinimulan na. Tapos hindi pa po nagbukas po ron. Bakit po? Dahil dito po sa Sampalo, kung ang Nuestra de los Desamparados ang tinatawag na gobernadora ng Manila, ang atin namang pong pamimintuho sa Birhen ng Loreto. Dito po, 1600, andyan po ang 1613, dumating ang mga Pransiskano at itinayo ang simbahang pong ito. At matapos po ang pahahabang panahon o habang panahon, dito po sa paglalakbay po natin, dumating naman ang isang masintahing birhen. At siya naman po ay naluklok dito po sa Sampalo. Ang haba ng paglalakbay. At yun po ay July 2, 1732, nang dumating po ang Birhen ng La Peregrina dito po sa Pilipinas at pansamantalang dinambana dito sa tinatawag nating Paco de Lao. At matapos po niya in 1784 hanggang sa dumating po yung 1794 ay minabuti ng mga Pransiskano na idambana ang mahal na Birheng Peregrina dito mismo sa ating pong lugar ng Sampalo na ngayon po ay tinaguri ang Venerable Orden Tercera kung saan ang ating pong pamiminto sa masintahing birhen na nagmamahal hindi lamang po sa kanyang paglalakbay kundi bagkus sa kanyang kapwa-tao na sinasagisag po ng pagdalaw niya sa kanyang pinsan na si Elizabeth. At dito, mamimension po kahit na po sa libro ng ating pong
nag-prepare na nagdalubhasa sa ating pong mahal na Birhen, ay masasabi po natin ang lugar pong ito ay talagang biyaya ng Diyos. Imagine, sa isang lugar, dalawa ang Birhen pinamimintuan. Ang Our Lady of Loreto at ang Nuestra Señora de la Peregrina. Kanina po, nagkukwentuhan po kayo kami ng ating pong tagapagsalita. Ang sabi niya po, Father, paano ba nangyari ito sa Birhen at paano nakita muli ang Birhen po ito? Actually, ako po'y na-assign na po rito sa St. Anthony ng taong 2000 at 2003. Hindi ko po kilala ang mahal na Birhen, ang Peregrina. Dahil nang dumating po ako sa Dambana, sa loob ng simbahan ng St. Anthony, wala naman po siya. Kasi po, in 1947, dinededicate po ang simbahan na ito kay St. Anthony of Padua. Dahil nang masira po ang simbahan sa Intramuros, inalipat po ng mga Pransiskano dito mismo sa Sampado ang dibusyon ni San Antonio. Ito pong Birhen po natin ito. Sa kanya po, dedicate po itong lugar pong ito. Ang Peregrina po, ang Dambana ng simbahan ito, ng kapilyang ito, ay ibinigay mismo sa mahal na Birhen Peregrina. Kaya in 1794, pinagpatayo pa po siya ng kapilya. At ang kapilya po yun ay ito nga po. At ang sinabi, ang lugar na ito mismo ang magiging cradle ng mga Third Order Franciscan na mga Saratang Ilonggo, mga Pilipino. Dito po mismo, dahil before that, hindi naman po kasi tinatanggap ang mga Pilipino para maging Third Order. Mga Kastila po ang mga Third Order. Kaya dito lamang po mismo sa lugar na ito, sinimulang tumanggap ng Third Order ng mga Pilipino. Pero, pinakamaganda po rito, ito pong Sampalo ang pinakamaraming Third Order ng mga panahong yun. Hanggang sa ito po ay tuluyang dumami sa iba't ibang lugar. Ayon nga sa aklat ng ating pong naghanda na sumulat ng Peregrina, sinasabi pong si Teodora Alonso, ang Mother ni Jose Rizal ay isa pong Third Order. Naglingkod dito po at hindi lang po yan namintuho sa mahal na Birhen Peregrina. Kaya sa araw pong ito, mga kapatid, gusto po nating tignan ng mas malaliman ang ating pong pagmamahal sa Birhen na hindi sinasadya ng mga Pransiskano ay nalimutan. Pagdating ko po rito in 2000, hindi ko siya nakita. 2001, medyo nasisila-silayan ko siya, pero hindi ko pinapansin. Sabi ko sa sarili ko, nakita ko po siya sa isang lugar. Sabi ko, sino ba itong babaeng ito, nakasombrero pa? No? Aba, nung malaman-laman ko po, nakapinakitaan po ako ng aklat ng Santo Rosario na published ng UST na matagal ng panahon. Mga larawan ng mahal na Birhen na antique, mga luma. Sabi ko, parang pamilyar sa akin ang picture nito, nitong Birhen to. Nung makita ko po, ito po raw ay enshrined mismo sa simbahan ng St. Anthony. Aba, binalikan ko po yung babae. Yung mismo nakita ko pong mukhang manikin doon. At alam niyo po kung saan ko siya nakita? Nandun po sa laundry room namin. Nakatayo lang doon. Kala ko sa kanya, all the while, siya lang yung nagmo-model ng mga damit doon. Yung po pala, siya po ang antigong Birhen ng Peregrina
dito po sa Sampato. Kaya minabuti ko po, in year 2002, December 8, nagkaroon po kami muli ng isang pamimintuho, pagdiriwang, at muli pagpupugay sa Mahal na Birhen ng Peregrina dito po mismo sa St. Anthony Shrine. At muli na naman po natin idinambana ang ating pong pagmamahal sa Mahal na Birhen. Viva la Birhen! Viva! Ito po yung Mahal na Birhen na ngayon ay muling nagbabalik sa atin. Ito po yung kasaysayan po natin. Ito po yung pinagmulan natin. Siya po yung nakikipaglakbay sa atin. Bakit po? Kasi siya po ay inukit para lamang po sa mga Pilipinong Franciscano Third Order. At yan po ay dahil na rin sa ating pong patnugot ng panahon yun. Walang iba kung hindi si Father Jose Santaella OFM. Imagine, 17:30, pinaukit niya po ito. At sa kanyang pagpapaukit, ang haba ng punong-punong panahon, December 9, datapos po ng March 31, March 16. Ganun kahaba ang paghahanda at ang paglalakbay ng Mahal na Birhen hanggang sa siya po ay nakarating dito sa atin ng 1732 July 2. Kaya narito po ngayon ang ating pong tagapagsaliksik upang bigyan pa ng mas malaliman ang tinatawag po nating pamimintuho natin sa Mahal na Birhen. Siya po yung Birhen upang mas lalo nating maunawaan kung sino si Jesus. Upang mas lalo nating masundan ang ating Panginoon. At upang lalo nating mapaglingkuran ang ating Panginoon sa mga mata ni Maria. Kaya, ngayon pong araw, mga kapatid, mapalad po tayo dahil pinagbigyan po tayo ng nanaliksik para po sa ating pong Mahal na Birhen. Kasi dito po sa atin, hindi po natin halos makita yung isinulat ng tungkol sa Mahal na Birhen. Napakaganda po para ikwento po sa atin paano nakarating sa atin ang Mahal na Birhen at isinulat niya po ito sa isang aklat. At dito, nakalagay po kung ano ang history mismo ng ating pong pagiging Third Order at ang ating pong pagmamahal sa ating Mahal na Birhen. Kaya, ito na po, pakilala na po natin ang ating pong tagapagsalita na naniniwala po ako, ito po'y may debosyon sa Mahal na Birhen. Dahil kasi kung hindi mo naman ikakarir at hindi ka mayroon kang, kung wala kang debosyon, eh hindi mo po titignan ng mas malaliman kung sino ang Mahal na Birhen. At sa kanya pong pananaliksik, hindi lamang po ang Birhen ng Peregrina, kundi maraming mga birhen pa ang kanya pong tinignan at muling binuhay ang pamimintuho. Hayaan niyo pong basahin ko po ang ilang bagay po sa ating pong pananaliksik. Siya rin po ang nag-ayos ng tinatawag o ang bahagi po ng inilathala ng Claritian Communication Foundation ang kanyang mga aklat, prosesyon, paghahanda at pagdiriwang. Ito rin po ay nagwagi bilang best book ng theology and liturgy sa 2007 na Cardinal Sin Catholic Book Award. Nariyan din po ang Holy Week and Easter Procession, a liturgical pastoral guide 2015. At nariyan din po ang Salveri Hina, ang Crowning Images of the Virgin Mary in 2015. At sa bahagi pong ito, meron pa rin po siyang ginawa ang tinatawag po nating Morena Graciosa, The Devotion of the Virgin of Antipolo Through the Centuries. At ngayon pong araw, mga kapatid, hindi ko na po patatagalin ang
ang ating pong tagapagsalita at sa diocese po ng Antipolo, sa Pasig, sa Caloocan, ang kanyang mga ginawa at nakipaglakbay. Sa kasalukuyan, siya po yung isang administrador ng Xavier School, isang paaralan ng Jesuita sa lungsod ng San Juan at sa isang siya po yung may masayang pamilya. Kaya mga kapatid, nagagalak po ako and it's my honor to introduce to you walang iba kundi si Brother Michael P. Don De Los Reyes. Maraming salamat, Father Willie. Magandang umaga po sa kanilang lahat na nalalito sa ating civil at nasa online. So ako po'y natutuwa na makapagbahagi sa inyo at sa isang invitation lamang ni Father Willie ay buti na lang ay available yung aking schedule, no? At sabi ko, tuloy ang ating pagtitipon. So ang gagawin ko po ay ikikwento ko po sa inyo kung paano nabuo yung libro, dahil sa pagkikwento, malalaman nyo rin ang kasaysayan ng mahal na Birheng Peregrina. Yung mga binanggit ko pong aklat ay bigyan natin ng mukha, no? Dahil malaking bahagi po ng aking apostolado ng pagsusulat yung layunin kung ba't ako sumusulat ng isang aklat. Ang kauna-unahang aklat ko po ay katulad ng nabanggit ay tungkol sa prosesyon ng mahal na araw na pinamagatang prosesyon paghahanda at pagliliwang. Ito po ay aking binuo dahil alam naman po natin sa lahat ng parokya sa Pilipinas, lalo na sa Luzon at Visayas, buhay na buhay ang tradisyon ng prosesyon ng mahal na araw. Buhay na kahit nung nag-pandemic, ito'y nanahimik, pero ngayon ito'y bumabalik muli. At madalas, buhay na tradisyon, pinagmumulan ng away ng pura paroko at ng may-ari ng mga imahe. Kapag may binago ka dun sa nakagisnan, medyo away yan, no? So, ang layunin natin sa libro ay ipaliwanag ano ba ang mahalaga bahagi ng tradisyon ng prosesyon ng mahal na araw. At sa kagandahang loob ng Diyos, ito kagad ay nagwagi ng isang award. Noong 2007, yung Cardinal Sin Catholic Award. Actually, ang kwento po niyan, nominated siya sa dalawang kategory, Emerging Author at saka Best Book in Theology and Liturgy. Sa panalangin ko nung sabi ko sa Diyos, tama, okay na ho yung ano, wag na yung Emerging Author, never mind the author, yung libro sana ang manalo. At nanalo nga po ang aklat. No? At dahil nga ito'y nasa Tagalog, may mga nag-suggest baka pwedeng gawing magkaroon ng English version. Kaya nagkaroon po ng English version, Holy Week and Easter Processions, Liturgical Pastoral Guide. Ngayon, dahil nung panahong ding yun, napun ako na may mga nagsisimula yung mga posting, lalo na sa social media, yung mga kinokoronahang imahe ng mahal na Birhen, whether episcopal or pontifical. Pero ang problema, wala tayong isang single reference. Kaya naisip kong buuin yung Salve Regina at nabuo ito noong 2015, naging finalist sa liturgy category. Pero ang kasama ko po sa panel, sa finalist noon, tatlo po kaming finalist, si Monsignor Benko at saka si Bishop Pabilio. So pareho po silang former professor ko sa San Carlos. Kaya sabi ko, mukhang di naman ako mananalo dahil dahil doon sa kasama ko sa kategory, at ang nanalo ay si Bishop Pabilio. And then, 2016, ito po yung 390 years ng arrival ng imahe ng Birhen ng Antipolo. At dahil ako'y taga-lalawigan ng Rizal at taga-diocese ng Antipolo, matagal ko na pong gustong sumulat ng aklat tungkol sa patrona ng aming diocese. At sa aking pagsasaliksik, dahil di ba, tayo sanay na tayo na pag minabasa tayo sa history ng isang imahen, halos yun at yun din yung nababasa natin. Maliban na lang kung magkakaroon siya ng talagang libro na medyo maraming
nilalaman. Pero ang tanong ko sa sarili nun, ano pa ba ang pwedeng malaman tungkol sa Birhen ng Antipolo? At sa akin pong pagre-research sa Loyola School of Theology, dahil doon po ako nagtapos ng aking MA, sanay ako doon sa kanilang library, ang dami ko pong nahanap na mga accounts nung nangyari nung 1900s, yung mga pilgrimages sa Antipolo na ang challenge nga lang nasa wikang Kastila, yung mga news item. At nasanay na po ako mag-translate. Salamat kay Google. No? May Google Translate, mas mabilis. Kasi dati, mano-mano yun, meron akong Spanish dictionary na ginagamit. Dahil nag-aaral din naman ako ng Spanish sa seminaryo. At sa kagandahang loob, nanalo huli ng award as Best Book in Liturgy noong 2017. At ngayon po, isa na siyang international shrine. Malaki po yung naitulong ng libro para bigyan ng buong history, no, yung Birhen. And then, dahil na-out of print po yung position, so nagkaroon ng updated edition noong 2018. And then, 2021, although yung copyright ng libro ay 2020, pero 2021 lumabas yung libro, January, yung Immaculada Peregrina. Mamaya, kikwento natin paano nabuo. This year, lumabas po nung June, ang isa ko pang libro, ang Patrona Jurada, tungkol sa Nuestra Señora de Guia ng Ermita. Dahil nakalulungkot na bagamat ito yung pinakamatandang imahen ng Mahal na Birhen sa Pilipinas, yung alam natin ay kung ano lang yung nasa mga souvenir program ng fiesta o yung mga nalathala na sa mga Marian books. Pero nung nagsaliksik ako sa kanya, nakuha ko yung isang aklat, maliit lang siya na sinulat ng isang Jesuita, na mas maraming detalye tungkol sa kasaysayan ng Birhen, pero ito'y hindi naikikwento. Una, siguro dahil hindi siya readily available. Alam niyo minsan yan yung problem. Hindi ko maintindihan sa ating mga library sa Pilipinas. Konti ang available online na materials. Pero pag pumunta ka sa abroad, lalo na sa Spanish, yung National Library of Spain, ang daming online resources na pwede mo pang i-download. Mga archival materials. So dito, pupunta ka talaga sa library. Eh, pandemic nung sinusulat ko ito, eh, medyo mahirap yung access, pero nakita ko yung aklat ni Father Miguel Sadera Maso tungkol sa Birhen ng Ligia. At again, Spanish na itranslate ko ulit para mabuo yung missing information tungkol sa Patrona Jurada ng Maynila. 2017, may sinulat din akong booklet sa Birhen ng Aransas o San Mateo in commemoration ng kanyang pontifical coronation. Outside Claritian po, may dalawa akong nalathalang libro ng ibang publisher, Place Me With Your Son. Ito po ay tungkol sa 17 Marian images na dinala ng mga Jesuita sa Pilipinas. At ginawa ko ito noong 2021. Ito po yung 500 years anniversary ng conversion ni St. Ignatius. Kaya yun yung aking parang offering sa mga Jesuita, dahil ako'y nasa isang Jesuit school din. Kinumpile ko lahat yung mga na-research ko tungkol sa mga Marian images. Kaya sabi nga ni Father Willie, mukhang nasa area talaga ako ng Marian devotion. No? Dahil puro Maria ang aking nire-research. At yung Coronadas naman po, meron ding isang publisher, yung RPD, gusto nila mag-publish ng isang libro para sa 500 years of Christianity ng Pilipinas. Inimbita nila ako at sinuggest ko, ba't hindi natin, dahil may Salve Regina na ako, gusto ko magkaroon ng updated version. So gumawa kami ng aklat Coronadas. Ito yung mga pontifically crowned Marian images. So ibig sabihin, kinoronahan sa ngalan at sa kapangyarihan ng Santo Papa. At during that time, mga at least less than 40 images yung nasa libro. Pero ngayon po ay 54 na yung images. So, ano na kagad? May kulang na kagad dahil ang daming nakoronahan after nung publication.
Tumutulong din po ako sa iba't ibang parokya, sa iba't ibang dioceses para isaayos yung mga nobinaryo, mga devotional booklet since 2007. At nung binilang ko po so far, parang nasa 24 na yung nagawa ko hanggang this year. This year may dalawa pong lumabas. Magmula po nung lumabas yung librong Immaculada Peregrina, dahil pandemic, January 2021, bawal ang face-to-face na book launching. So ang ginawa ng Clarician, meron kaming online book launching. Pero alam naman natin, lahat ng online meetings, etc., medyo boring. Kasi nakaharap ka lang talaga sa laptop mo o sa iyong computer. Hindi mo nakikita yung mga kausap mo talaga. Pero wala kami magawa dahil pandemya, no? So yun yung nangyari. That was in 2021. So online siya. So kaya natutuwa akong makapagsalita sa inyo ngayon dahil ito yung first time na magbabahagi ako tungkol sa Immaculada Peregrina ng face-to-face. Nagsimula po ang lahat dahil doon sa isang grupo ng mga sakristan galing dito sa St. Anthony. Nakita po kami noong April 2019, inibida ako ni Father James del Rosario sa Santo Niño de Pasión sa Caloocan dahil yun po yung canonical erection ng parokya at installation niya as parish priest. So nakilala ko si Father James dahil sa pagbibigay ko din ng mga talks sa Diocese of Caloocan. At pagkatapos ng misa, may isang grupo po ng mga kalalakihan na lumapit sa akin, sabi, pwede pong magpa-picture. Kaibigan ko pala sila sa Facebook, pero alam niyo naman, di ba, hindi naman lahat ng kaibigan mo sa Facebook natatandaan mo. No? At usually, hindi mo pa naman sila nakita face-to-face. So, nagpa-picture kami, and then, kaya pala sila nagpa-picture kasi nabasa nila yung libro ko about position. No? So, nagkaroon kami ng konting kwentuhan noon. Tapos nung malaman ko silang sa St. Anthony Shrine, so naalala ko ang Birhen Peregrina. So tinanong ko, sabi ko, kumusta naman yung devotion sa Birhen Peregrina? Kasi nakikita ko po yung Birhen dati pero hindi ko din siya kilala. Kasi alam niyo nung bata po kami, ang daddy ko, pag nagpapagupit kami, dito kami nagpapagupit. Tagakainta kami, no? Sakay kami ng G-liner. Kahoy pa nun ng G-liner. Diyan po sa Laperal Apartments, di ba? Malaking building. Alam niyo yung New Society Barbershop? Andun pa ba yun ngayon? Wala na. Doon kami nagpapagupit. Kaya minsan dumadaan kami dito. Kaya pamilyar ako doon sa kambal na simbahan. Pero usually sarado kasi ito, kaya hindi ko nakikita. Pero nakita ko na rin minsan ang Birhen Peregrina. So tinanong ko, at si Cedric yung sumagot, sabi niya, sana ho, magawan siya ng nobela. Tapos pinakita niya yung picture sa kanyang cellphone. At hindi ko alam bakit, sa kanyang kasimplihan, nabighani ako. Diba, marami na ako nakita imahe ng Mahal na Birhen, parang niya ang suot. Pero ang Birhen ng Peregrina, napakasimple ng suot. Pero ang ganda. Kaya sabi ko nung Celtic, sige, titingnan ko kung ano yung pwede kong gawin. Nobela lang naman yung kanyang hiningi, no? Parang sinadjes. So nagsimula akong maghanap. At dahil 2019, April, so nagsimula akong siyempre nagsisearch muna ako online. Ang una ko, kasi meron akong kopya nitong libro na to, The Virgen Maria Venerada and Sus Imagines and Las Islas Filipinas. It was published by a Jesuit in 1904. So far, this is the oldest collection ng libro
na may mga iba't ibang story ng Marian images sa Pilipinas. Merong sobrang haba, dahil pagkilala, syempre masyado mahaba ang salaysay, but this is in Spanish, no? At meron ding maiksi, minsan sobrang iksi, minsan one paragraph na lang. At nandyan po ang Birheng Peregrina. So dito ko siya unang nakita. Pero walang picture, tapos napaka-iksi. Yung write-up sa kanya was taken from the book of Fray Felix Huerta, ang kilalang Franciscan chronicler historian, na kung saan nung tinalakay niya yung simbahan ng Venerable Orden Tercera sa Sampalo, binanggit niya na ito ay dedicated to the Nuestra Señora de la Peregrina. At sabi dito, ipinagdiriwang yung fiesta niya ng third Sunday of Advent, Gaudete Sunday, na kung saan marami ang nagfe-fiesta. Hindi to po, hindi naman para siguro panahon ng Kastila, siguro mga late 1800s ito. Ito po ay galing sa inyong clear book. Nung minsan dinala ko doon ni Cedric, no? Pinakita niya sa akin, so pinicturan ko. No? Doon po galing yan sa inyong clear book. So hindi siya dated, no? as far as I know. Pero nakita po natin dito, no? Hindi ko din alam sa bahagi ito ng Sampaloc, dahil nag-iba na ang Sampaloc ngayon. Pero makita po natin doon sa bandang likuran, ha? Pag na-zoom in nyo, although blurred, no? Si Virgen Peregrina, at para may kasama yata San Francisco, no? So kasi lagi naman sila magkasama. So yan po isa sa mga matandang picture ng pamiminto ko sa Virgen Peregrina. Ngayon, dahil ako po'y matagal nang nagre-research sa marami akong ginagamit na resources sa National Library of Spain. Alam nyo, pag tinype ko yung kasi keywords na malalagay mo, Franciscanos Filipinas. So lahat maraming lumalabas, kasama yan ni Felix Huerta, ito po laging lumalabas. So ito po yung tungkol sa pagbabiyahe ng mga Franciscano sa Pilipinas. Hindi ko siya pinapansin kasi sa mga ibang research ko, hindi ko naman siya kailangan. Pero nung naghahanap ako kay Peregrina, sino po akong buksan? Kasi siya yung hindi ko nabubuksan. Yung iba, alam ko na yung laman. Kasi pag nag-type ka naman, yun din ang lalabas na collection. Nung binasa ko, dun lumabas yung pangalang Peregrina. Immaculata Concepción la Peregrina. At ano po yung nilalaman ng salaysay? Ikinuwento dito na may isang fraile, isang Franciscan, papuntang Pilipinas. Hindi ko na maalala kung pinangalanan siya, pero alam natin siya ay si Fray Jose de Santa Elia, na naglakbay mula Cadiz, Spain, papuntang Pilipinas, pero actually hindi ko pa masyadong naunawaan nun yung ruta ng galleon train. Kasi alam natin Acapulco, Mexico. So hindi natin alam paano nanggagaling ng Spain pero Acapulco, Mexico. Yun pala, dapat muna silang maglakbay from Spain, in this case, Cadiz, at yung salaysay hanggang Puerto Rico lang. That was the first half of the journey. At isinakay yung sumakay yung mga missionary sa San Antonio La Capitana. Barko siya, hindi siya galeon, barko. At yun po ay may fleet, no, may explain natin. Pero hanggang dun lang po yung kwento. Pero alam niyo po, yung kwento makulay. Kasi yung paglalayag nila mula Cadiz hanggang Puerto Rico, binagyo at nagtaob-taob yung barko. Napaka-linaw po nung salaysay nung nangyayari. At tuwing may panganib, ang isinisigaw nila, tinatawagan nila ang Birheng Peregrina. Ngayon, dahil po hindi ko maintindihan yung salaysay,
Kasi meron siya mga parts ng barko na tinutukoy na bali ang mesina, nasira ang ganyan, tumaginit ng sa estribor, mga ganon. So kailangan kong aralin yung parts ng isang bangka para maintindihan ko. At alam niyo, kung tutuusin at mababasa niyo yung sa aklat, yung dinaanan nila, grabe. Hindi nila alam na makakaligtas sila. At one point, ang sinabi dun sa salaysay, kinainggitan ng mga buhay ang mga patay. Kasi may mga namatay. Sa pinagdadaanan nila, parang mas gugustuhin mo pang mamatay ka na lang. Ganon kagrabe, no? Pero napaka-vivid po nung paglalarawan. Pero may nakita ko isang post sa FB. Doon sa, meron kasi Facebook yung Western Senora de la Peregrina. No? Ito po ay isang description. At nung ikinumpara ko doon sa nakita ko sa National Library of Spain, sabi ko, parang hindi sila pareho. Kasi magkaiba ng title. At sinasabi dito, ito'y kwento ng paglalakbay ng mga misyonero dala ang imahe ng Birheng Peregrina mula Spain hanggang Pilipinas. Eh yung nakuha ko lang hanggang Puerto Rico. No? Kasi hanggang Puerto Rico na nakaayos na sila. At actually, nakarating naman sila ng Veracruz. Pero wala nang masyadong salaysay dahil ano na, smooth na yung sailing bagamat sira yung barko. Actually, ang himala doon, kahit sira yung barko, nakarating ng Mexico, ng Veracruz. At may isang picture nung first, parang first page. So, hinanap ko siya, no? Nagpunta ako nun sa Franciscan Archives. Father Donald, yun ano, Father. Siya pa ba rin ba ang archivist nung nila? Ay, iba na. So, nagpunta ako doon, hinahanap ko, hindi ko makita. Pero yung afiyo, yung nakalagay dyan afiyo, sabi ko, parang nakita ko na yan. Kaya una kong inisip, Franciscan Archives. Kasi nagpunta na ako doon dati, nung panahon pa ni Father Long. Tinanong ko si Cedric, kasi kilala ko na nga si Cedric. Sabi ko, sino kaya nag-post? Siyempre, kung sino nag-post, baka may alam. Sabi niya, si Father Anthony Padua, Father Cielo, yung provincial. Pero kanyang Facebook ay Anthony Padua. O yun ang kanyang Facebook name. Minessage ko si Father Cielo. Nagkataon, nasa Amerika pa siya nung panahon yun. That was around mga May 2019. May 2019. So nag-search ako, afiyo. So yeah, Arkibo Franciscano Ibero Oriental. Ngayon, may nakuha akong isang post sa internet. Si Father Long, nagkwento siya ano ba yung afiyo. Actually, ito yung archives sa Pilipinas ng mga Franciscano. Kaya Ibero Oriental. Na inilipat sa Macau dahil sa Philippine Revolution. So natatakot yung mga Franciscano, baka masira lahat ng record. So inilipat nila muna sa Macau. With the plan na pag okay na sa Pilipinas, ibabalik. Yan nag-World War II. Di ba? Kasi 1898, 1899, yan yung Philippine Revolution. Tapos ilang taon lang, 1944, nag-World War, hindi na nabalik, dinala sa Madrid. So, hinanap ko yung contact number sa Madrid, contact information. Ang nahanap ko, ang pangalan ng archivist, si Father Cayetano Sanchez. Hindi ko po alam kung familiar kayo kasi na-destino sila dito sa Pilipinas. Astila sila pero nandito sila. Si Father Cayetano Sanchez ay hanggang ngayon nakakapag-communicate ako sa kanya.
na-assign siya sa, nag-stay siya ng matagal sa Daraga, sa Albay. Kasi Franciscan din yung simbahan doon, yung magandang simbahan. Pero ang sabi niya sa akin, hindi na akong archivist. Ang bagong archivist ay si Father Pedro Hill Munoz. Hindi ko alam kung kilala niyo siya. Kasi sila yung, parang magkasabayan silang napunta dito sa Pilipinas. Ito po si Father Hill Munoz, ay may kopya na siya nung Imaculada Peregrina. Pinadalan ko siya nung may isang pare from the Archdiocese of Manila nagpunta ng Spain. Sabi ko, kakilala ko yung pinsan niya. Sabi ko, baka pwedeng pakidala. Kasi kung pupunta siya ng Madrid, baka pwedeng kahit man lang iwan dun sa Afio. So sabi ko lang kay Father Hill Munoz, Father, can you have a picture taken with the book? Kasi that's very important for me. No? Kasi malaki ang utang na loob ko sa kanya. Bakit? In-email ko siya. Pero actually, hindi ko pa siya mahanap kasi nung na-email ako, walang sumasagot. Ngayon, mukhang mali yung email. Naalala ko yung isang kakilala ko. Si, ngayon siya isang congresswoman, si Representative Geraldine Roma. Nagtrabaho siya ng matagal sa Madrid. Bago siya bumalik sa Pilipinas. So sabi ko sa kanya, Jerry, yun ang tawag sa kanya, if you know someone sa Madrid, baka you can help me refer me to Father Hill Munoz kasi hindi ko siya makontak. That was May. Sabi sa akin, sumagot siya, nasa Valladolid ako. And I will be in Madrid a few days. Sabi ko, swerte mo naman. So pinuntahan niya, apparently yung address nagbago. Lumipat pala ng location na yung Afio. Pero nakausap niya si Father Hill Munoz. Kaya lang, sabi ni Father Hill Munoz, summer sa Europe, pag summer vacation, bakasyon talaga. Walang nag-office, kahit mga tindahan na lang ko sarado. Sabi niya, baka daw makabalik siya sa akin September na. Sabi ko, okay, sige, wala man akong magagawa. No? Pero sabi niya, titignan niya yung akin. Kasi hinaharap ko nga yung manuscript. Nagkataon naman nung panahong yon, dumating na si Father Cielo. So nagpunta ako sa Provincialate. Binigyan niya ako ng Xerox copy ng manuscript. Pero si Father Hill Munoz, siguro pagkatapos na mag-email, sabi niya September pa, sabi ko, sige, hintay. 2 days after, in-email na niya yung dokumento. So, dalawang kopya ko na. Isang hard copy, isang soft copy. Pero, sabi ko, kailangan ko yung soft copy kasi tingnan niyo naman yung sulat. Kasi iskribano, no? Sulat kamay. So, yung hard copy ang basehan ko, medyo kailangan ko enlarge kasi, no? Para minsan makita, ano ba talaga ang letra yan. So, kaya po, ang ginawa ko, pagkopya, so, tinatype ko muna siya na para magkaroon ng text, and then ilalagay ko sa Google Translate para matranslate. Medyo mahirap na yung ginawa ko kasi so pag Google Translate English and then Tinagalog ko pa. Kasi nasimulan pa sa Tagalog yung libro kaya Tagalog po yung ginawa ko. Pero matagal po, mabagal proseso. Pero as early as May nagsisimula na ako. There are I think 92 pages. So 92 ibig sabihin sa isang page dalawa. So times 2 yun. Pero yung kwento mula Madrid hanggang Pilipinas. Nakatulong ang pandemya nung nag-lockdown. Kasi di ba wala ka nang masyadong magawa sa bahay. Bumilis po yung translation ko dahil mas medyo maraming oras. So ano yung sinabi dito? Una, hinanap ko muna sino ba si Father Santa Elia.
So apparently na dumating na siya sa Pilipinas noon, pero kailangan niyang bumalik sa Spain para bumuo ng isa uling mission. Kasi kailangan nila ng additional Franciscan missionaries. At nung bumalik siya doon, so naghanap siya ng mga misyonero, at bago siya bumalik, kasi po uso noon na kailangan meron kang patrona sa paglalayad. Kasi hindi po simpleng paglalayag yun. Maraming challenges. Di mo alam kung makakarating ka sa pupuntahan mo. So nagpagawa siya ng imahe ng Imaculada Concepcion. Kasi bilang bata, may devotion siya sa Imaculada Concepcion. At bilang Franciscano, malaki din ang devotion ng mga Franciscano sa Imaculada Concepcion. So pinagawa niya, binanggit na kanina ni Father Willie, magmula December 9, 1730 hanggang March 16, 1730. Ang significant doon sa account, sinabi, December 9 was within the octave of the Immaculate Conception. Ibig sabihin yung from December 8, octave yun, hanggang another, sa 8th day. At natapos siya Viernes Dolores. So talaga napaka-specific ng account. Pero, at dito natin makikita, sa simula pa lang mapaghimala na ang imahe. Naghihimala ang village sa pamagitan ng imahe. Meron siyang sponsor kasi, at pinangalanan din yung skultor, si Don Jose Galvan. No? Isa siyang professor ng fine arts sa Madrid. Pero, yung kanyang sponsor, nung deliver na yung imahin, ang sabi nung sponsor, ang pangit, hindi ko babayaran yung imahin na yan. Kasi pangit. Sabi ni Father Santa Enya, hindi na ako pwedeng hindi na siya pwedeng baguhin kasi aalis na kami in a few weeks. Wala nang panahon. Yung 3 months siya ginawa, di ba? So ayaw bayaran ng sponsor. So naghanap ng bagong sponsor si Fray Santa Elia. Si Doña Catalina ang kanya nakita, Carrasco. Si Doña Catalina hindi makabangon dahil sa rayuma. Dahil tuwing winter, pag inatake siya ng rayuma, talagang nasa kama lang siya. So ang ginawa, nung pinadala sa kanya imahin, pinadala niya, ipinasok sa kwarto. Para makita, may talog pong imahin, ano? Maggagabi na nun. So madilim na. Nung binuksan, kasi kumalat na yung, nung panahon yan, marami na rin marites, no? Kumalat na yung balita na yung pinagawa ni Father Santa Elia, pangit. Alam niyo, nakasulat dun sa manuscript, Fea. Naalala niyo yung palabas dati si Betty La Fea. Di ba pangit siya? So Fea sa Astila, pangit. Kasi siguro yun ang unang patrona ng Imaculada Peregrina. Kung pangit ka, pumunta ka sa kanya. Kasi nung binuksan, ang sabi ni Doña Catalina, hindi naman pangit ah. Napakaganda. At yung mga naroon, oo nga nakita nila, ang ganda. Pero si Father Santa Elia sabi niya, bukas ko na lang titingnan pag maliwanag na ang araw. Kasi baka niloloko lang ako ng paningin ko dahil dumidilim na. Kinabukasan, bumalik siya. Napakaganda. Yun yung unang himala. Ngayon, si Doña Catalina, siya din ang magpapadamit. No? Sponsor siya ng damit. Yung kinuha niyang sastre, hindi nakuha ng tama. Hindi yata nasukatan. Nagtaka yung kasama niya sa bahay, nung makita siya isang araw, naglalakad palabas ng kwarto kasi nasa labas ng kwarto na yung imahen. Sabi ng mga kasama niya, saan ka pupunta? Susukatan ko ng damit yung birhen.
Ang pinagtatanong na, bakit siya biglang nakabangon? So kung may layo ba kayo, at di kayo makabangon, magdasal kayo sa Birik Pilagrina. At yung sastre, natatahi ng damit, hindi makapunta kasi may sakit. Nakalimutan ko na yung tawag sa sakit, pero parang yun yung nilalagnat siya every 3 days. No? Kasi may mga terms talaga doon na kailangan mong unawain. Gumaling siya at nangyari niya yung damit. So yun yung mga unang himala, no? Na actually, nung nasa Madrid, may nagsabi din kay Father Santa Elia, at hindi natin i-prosesyon. Eh si Father Santa Elia, napakasimple. No? Tulad ng isang Franciscano, napakasimple. Sabi niya, ayaw ko yun lang masyado pa maraming palabas. Kasi nakikilala na yung imahe na, siyempre, kumakalat yung balita. No? Marami pa siyang himala na nilagay natin doon sa libro. Ngayon, ang tanong, bakit siya naging peregrina? Ayon doon sa salaysay, dumating si Fray Luis de San Jose. Siya ang kamarero sa Avila ng Immaculada Concepcion, La Porteria. Sa Immaculada Concepcion, La Porteria, kasi nasa Porter. Dito sa Manila, meron din ganun, yung nasa Senyora de la Porteria, di ba sa Daraga Alba, Porteria din. Pero actually, Immaculate Concepcion yung imahe. Kaya lang Porteria dahil nasa Porter, nasa gate. No? So nung nakita niya yung imahe, sabi niya, eh, sabi niya kay Father Santa Elia, eh di pangalanan mo rin yung Immaculada Concepcion, La Porteria. Narinig ni Doña Catalina, sabi niya, hindi. Hindi siya La Porteria. La Peregrina. Bakit? Kasi alam niya na maglalakbay. Dadali sa Pilipinas to eh. So hindi siya pumayag. Siyempre siya ang sponsor. Siya masusunod, di ba? So La Peregrina. Ngayon, gusto niya lagyan ng diadema. Kasi mahal na birin. Nilagyan mo ng corona. Ayaw ni Father Santa Elia. Kaya ang ginawa niya, sabi niya, sige Father, ayaw mo ng corona, sombrerito. Sombrerito. Sombrero. Kaya, very clear na ang iconography ni Birin Peregrina from the very start, kasama na ang sombrero. Ang wala lang sa account yung baston. No? Walang binanggit doon. So, nasunod si Doña Catalina at nung naglayag na sila, so, actually may kwento pa yun, no? Muntik silang hindi makasakay nung barkong San Antonio dahil sabi, wala na daw space. Parang sabi kay Father Santa Elia, pero kung magdadagdag ka ng bayad, eh, baka magkaroon ng space. Alam niyo si Birhen Peregrina, nakakahon. Hindi naman niya ibinyahe yan ng ganyan. Naka-impake yan kasi nga, para lang sa Pilipinas yan eh. So, ginawa niya, nagmisa siya sa harap nung yung kahon, no? Nagtirik siya ng katila, nagmisa para dun sa intention. And lo and behold, nagkaroon ng space. At hindi nila kailangan magbayad. At sumakay sila sa San Antonio La Capitana. Alam niyo, hindi ko maintindihan noon, ang pangalan ba ng barko ay San Antonio o Kapitana? So nag-research na naman ako. Kasi may binabanggit na may kasama pang ibang bangka. Yung La Paloma at meron pa isang sinasabing Patache. So nag-research ako, nakita ko yung website ng mga galyon, no? Yung todaabante.es o sa Spain. May record ng lahat ng bumiyahing galyon at mga flota. Doon ko lang naunawaan na ang mga galyon at barko hindi pala bumabiyahing mag-isa. It's always a fleet. Dahil nga, delikado. Kasi pwedeng ang karga ng barko ay importanteng government or church official. O kaya mga goods para sa ekonomi ng bansa. So kailangan guarded against pirates, against mga elements. At
doon ko lang naunawaan, sabi ko. So, ibig sabihin, yung kapitana is a title na ikinakabit sa barko kapag dyan nakasakay ang kapitan ng fleet. Eh, hindi ba sumulat ako ng aklat sa Birinante Polo? Pag binasa nyo history ng Birinante Polo, ang sinasabi doon, sumakay si Don Juan Niño de Tabora sa galyong El Almirante. So sabi ko, check ko nga ang biyahe ng Birhen ng Antipolo 1626. At doon ko lang nakita na ang sinakyang barko, baggalyon ng Birhen ng Antipolo na sinakyan ni Don Juan Niño de Tabora ay San Jacinto. El Almirante. Kasi dalawa po yung may pamagat na barko. Yung kapitana, ibig sabihin nandun yung kapitan, at yung almirante, nandun yung admiral. So dalawa silang high-ranking official, pero mas mataas yung kapitana. So parang yun yung leader ng fleet. So kaya ngayon, sinasabi ko, pag sumusulat na ako ng updated na history ng Birhen Antipolo, sumakay si Don Juan Niño de Tabora sa galyong San Raimundo El Almirante. Kung papanong dito sa Birhen Peregrina, sumakay siya sa San Antonio La Capitana. At ikinwento, alam niyo yung kwento dun sa unang kong nakuhang salaysay at yung kwento dito sa bagong manuscript na ito, pareho ang nilalaman. Masalimuot yung biyahe. Pero siguro, ano ko na, i-anticipate ko na, kung hindi niyo pa nabasa yung libro, di ba sabi ko nga naka-impake? Sumakay sila August. Ngayon, September 8, di ba birthday ni Mama Mary? Ang gusto nung kapitan nung barko, magkaroon ng celebration. Kasi magtitriduong sila. So gusto niya merong gamiting imahe ng mahal na Birhen. Marami namang imahe ng mahal na Birhen doon na may dala. Pero sabi niya, parang may hinahanap pa siya. Gusto niya iba. Alam niyo yung isa doon sa mga Francisca na kasama ni Santa Elia. Si Father Santa Elia, hindi siya pinapangalanan all the time. Ang tawag sa kanya, komisaryo. Kasi siya yung leader ng missionaries. Ichinismis dun sa, iminarites dun sa kapitan, yung aming komisaryo, may dalang imahin. Chismoso. Pero for a good cause naman, ano? So, pinakiusapan. Fry, baka pwedeng ilabas natin yung imahin. Sabi niya, dami niyang excuse, no? Diba sabi nga, dun sa ayaw, maraming dahilan. Kasi ayaw niya talaga. Sabi niya, eh, mahirap i-assemble yan eh, kasi assemble pa yan, dadamita. Wala tayong lugar para bihisan, etc. Sabi ng kapitan, gamitin niyo yung aking cabin. Siyempre, yung cabin ng kapitan, maganda yun, diba? So, after all the explanation, wala siya nagawa, nilabas. Ang pangako sa kanya nung kapitan, pagkatapos nung misa, nung May na fiesta, tatago na natin siya ulit. At ito yung salaysay. Nung, so binihisan, at tagal binihisan, nung inilabas, yung mga nakasakay sa barko, nabighanin. At sinabi pa doon, yung mga sailors, yung mga navigadores, yung mga marinero, yung mga nakasakay sa barko, sila yung mga tauhan dun sa barko na matagal nang hindi nagkukumpisan. Kasi ang ginawa ng mga Franciscan, habang nagtitridoon, gumawa sila ng may nagsesermon, may nagpapakumpisal. Kasi nga, ginawa na nilang misyon. Nagkumpisal. Yung mga matagal nang hindi nagkukumpisal dahil nung makita nila ang Birhen, parang naantik sila na gusto ko mag-umpisa. Kaya successful yung paglalabas ng Birhen. Ngayon, pagkatapos ng celebration,
Di sabi, di ba, itatago na dapat. Ayaw pumayag ng mga nasa barko. Pwede bang sa labas na lang siya? So, walang nagawa si Fry. Tapos, September 8 yun, September 11, if I'm not mistaken, nagsimula yung bagyo. Ito na yung challenge nila. And at one point, nung malakas na yung hangin at alon, ginawa ni Father Santa Elia, masakit man sa kalooban niya, sabi niya, kukuha ko ng buhok ng birhen, tatabon ko sa dagat para hopefully kumalma. Ang lakas ng hangin, nung tinapon yung buhok, gumupa ang hangin. Pero yung dagat, maalon pa rin. Ginawa ni Father Santa Elia, no choice. Actually, ang gusto niyang itapon muna yung kapa. Pero yung inutusan niyang mga Franciscan, hindi matanggal yung kapa. Kaya, buhok. Tapos, nung hindi kulang pa, sabi niya, sombrero, hinagi sa dagat. Tumigil yung dagat. Pero yun nga, pinakamalaking himala doon yung nakarating sila ng Puerto Rico. Sa Puerto Rico, hindi na niya binaba yung imahe kasi sabi niya, pag binaba ko ito, baka hindi na makasakay. Baka ayaw na ipabalik. Hanggang nakarating sila na Veracruz. So mula Puerto Rico ang Veracruz, wala nang masyadong kwento. Smooth sailing na sila, pero sira yung barko. Natutuwa sila na nakita din nila yung kasama nilang barko kasi nagkahiwa-hiwalay sila. And then from Veracruz, so nag-travel sila by land to Acapulco kasi ang Veracruz din ay sa part ng Mexico. So from Acapulco, sumakay sila ng galeon. Ang pangalan ng galeon ay Nuestra Señora de Covadonga. So nakarating ng Maynila, 1732. Ngayon, last year, kinukulit ako ni Cedric, wala ba talagang date ng arrival? Kasi last year was the 290 years. So alam natin yung year, 1732. Sabi ko kasi wala talagang nakita doon sa Toda Abante. Inaalala ko, nung nagre-research ako sa Franciscan Archives, may binanggit sa akin na si Bruce Cruikshank, pamilya ng mga Franciscan historian sa kanya dahil marami siyang ni-research about the Franciscan missions in the Philippines. Meron siyang isang website na may document doon na meron din siyang sariling record ng mga galyo na dumating sa Pilipinas at umalis. So naalala ko bigla, i-check ko nga, July 11, 1732. Nung tinanong ko ni Cedric, it was one week before July 11. Pero kahit papaano, nag-celebrate ang mga Franciscans dito. July 11, 2022. At natutuwa ako, binigyan nila ako ng pagkilala para sa pagsulat ng aklat na Immaculata Peregrina. So ngayon alam na natin kung kailan dumating. 1732, July 11. At ayon dun sa salaysay, dinala siya, nagpaalam si Fray de Santa Elia para dalhin dun sa konbento ng mga Franciscano sa Dilao. Dilao. Ngayon, ang alam natin, ang alam ko dati na Dilao, ang alam ko lang na Dilao ay ang San Paco, Manila. Kasi Dilao naman talaga ang tawag. Pero nagtataka ako kasi bakit parang doon sa salaysay, parang ang lapit ng Dilao sa Intramuros. Kasi ang sinasabi doon, yung doon mga taga-Intramuros naiinggit doon sa mga nasa labas ng Intramuros kasi sila, accessible sila doon sa
Birheng Peregrina. Kasi magmula dun sa konbento ng Franciscano sa Dilaw, dinamba na siya dun sa simbahan ng Santiago. So medyo atados ako kasi hindi ako masyadong familiar. Ngayon, nag-research ako, nakita ko may article si Dr. Jaime Laya, yung dating sa Department of Education. No? Pero marami siyang research about the history. So nag-message ako sa kanya through Messenger. Sabi niya sa akin, the Dilaw before was in the area of SM Manila. At yung Santiago, nakapaligid yan. Nakapaligid. Ngayon, so bakit napunta ang Dilaw doon sa mula SM? Nasa Paco na ngayon. Kasi mid-1700s, nung because of the Dutch, yung mga British invasion pala of Manila, isang desisyon ng Governor General in consultation with the church leaders, gibain lahat ng stone structure around Intramuros. Dahil pwede silang gamiting kuta ng mga kalaban ng gobyerno. So lahat giliba. Pati ang simbahan ng ermita. At ngayon, nung sinulat ko yung aklat ng birhe ng ermita, ng Digia, mas malinaw na sa akin bakit ilang beses kailangan gibain ang simbahan ng ermita. Kaya po ang simbahan ng ermita, maliit lang. Kasi bawal ang malaking structure. Kasi nga, bawal. Kaya nirelocate po ang Dilaw, Santiago, at Peña de Francia. No? Sila yung mga communities, nirelocate sila. At actually, nagtatalo-talo. Ano? Itatawag ngayon, pinagsama mo yung mga community na naig yung Dilaw, San Fernando de Dilaw. At yun yung dahilan kung bakit nalipat dito ang Birheng Peregrina. Kasi dahil nga hawak na ng Francisca ng Loreto, so inilipat dito yung kapilya ng Venerable Orden Tercera ng mga Pilipino. At ang naging patrona nga ay ang Bahal na Birheng Peregrina. Noong ginagawa ko yung libro, may nagpakita sa akin itong tawag dyan ay patente. Well, certificate. Ito ay certificate na binibigay sa mga member ng Venerable Orden Tercera kapag ikaw ay nag-profess na. So, katibayan ito. No? Nakita ko yan dito sa libro ito. Ito po ay tungkol dun sa isang naging exhibit sa Baler Quezon. Ang Baler Aurora ay isa sa mga old mission areas na Franciscans. Hindi ko lang alam nasaan yung original, pero at least dito, na-scan ko yung kopya sa libro. Yan po. At pag zoom in natin, nasa taas, yung dalawang patron ng Venerable Orden Tercera ng Sampaloc. Kasi by this time, nasa Sampaloc na po yung BOT. Ang Birheng Peregrina, identified by the globe and snake, kasi nga Immaculata Conception, pero may baston. Hindi lang siya nakasombrero, nakakorona siya. At San Francisco de las Lagrimas. Hindi ko alam kung familiar kayo sa San Francisco de las Lagrimas. So sila yung nakalagay dun sa patente, no? At ito'y bitbit ng mga BOT saan man sila pupunta. Tingnan natin yung closer look. Ayan. Kaya po, pag may imahe ng Birheng Peregrina, dapat laging may globe at saka ahas. Kasi yun yung symbol ng Immaculate Conception. And then yung baston. So, hanap ako, hanap pa rin.
Alam niyo, may nakita ako sa isang website, Cruces y Medallas. Ito yung mga lumang crosses and medals. May medalya. Kasi alam niyo, pag nag-research ka, type ka lang ng type sa internet. Pag may nasagap ka, okay. Magkabaliktaran po itong medal na ito. Nasa unahan, San Francisco de las Lagrimas. Nasa kabila, Nuestra Señora, Immaculata Concepcion Peregrina. At ang striking dito, sarong paginawa. Sa Roma. Ayan, nakalagay, Roma. Hindi ko alam nasan yung totoong medalya, no? Kasi picture lang yan na nakita ko. So, bakit ba? Ito po yung imahe ng San Francisco de las Lagrimas. Ano yung kwento? Ito yung nasa kumbento ng mga Clarisa, ng mga madre ng Santa Clara sa Intramuros. Hiniram nung taga-Dilao na isang prinsipalya with the object na papalitan niya ng ibang image ni St. Francis. Kumbaga sa kanya na yung parang kukunin na niya ito. Ito din yung isa sa dahilan kung bakit nagtaka ko, bakit parang ang lapit ng Dilaw sa Intramuros. But ano ba ang kwento ng San Francisco de las Lagrimas? So nung kinuha ito ng principal na nilagay sa bahay niya, lumindol. May malaking lindol sa Manila. Kaya yung pong iniintay nating big one, hindi po imposible hindi dumating. Kasi nangyari na ito noon. Intensity 8, kung di ako nagkakamali. Nandun sa libro yung intensity. Kasi kahit yung lindol, ni-research ko, no? Dahil yung mga, si Father Miguel Sadero Masa, meron siyang libro about earthquakes in the Philippines. No? So tinala niya yung mga intensity. Ang kwento, after the earthquake, at laging may ano pa siya, aftershock, nakikita ito dun sa bintana ng bahay ng prinsipal niya sa Dilaw na nakatingin sa Intramuros at umiiyak. Kaya San Francisco de las Lagrimas, kasi umiiyak siya dahil naghihirap ang Maynila. So nung makita siyang nasa bintana, ibinalik siya ulit doon sa altar. The following day, nandun na naman sa bintana, umiiyak. Nakaluhod pa yata. And there was an account na nagpuntahan yung mga tao at itinampi nila yung mga panyo nila dun sa luha. Kaya parang naging konektado yung dalawa, San Francisco de las Lagrimas at ang Virhen Peregrina, dun sa patente ng BOT at dun sa medalya. Ngayon, ito pong nasa picture, ang isa pa sa pinakamatanda na actual picture ng image. Kasi yung isa, drawing lang, you know? Yung nasa patente, yung nasa medalya, ukit lang yon. Hinanap ko, kasi may nag-post din yan sa Facebook, hindi maganda yung kuha. Sabi ko, saan mo ba nakuha? Sabi sa akin, doon yata sa San Agustin Museum. Pinuntahan ko si Father Ricky, sabi niya, konti lang dito yung aming, yung collection, no? Hinanap niya, wala naman daw. So naisip ko, dahil nag-research na ako dati sa archives ng mga Recoletos, tingnan doon. So sumulat ako kay Father Kilatan, Emil Kilatan. So in-entertain niya ako, that was September 2019. No? Nakita ko yung picture. Nasa La Estrella de Antipolo, isa siya sa parang periodical ng araw, 1906. So, yung picture dates back to 1906. So far, siya yung oldest picture ng actual image ng Birheng Peregrina. Ngayon, sina Cedric, sina Erwin, may sinasabi sa akin yung binanggit kanina ni Father Willie na meron daw sa UST. Hindi man ako makapunta kagad sa UST Library, so tinanong ko yung isang dating teacher namin, ang professor na doon, sabi ko, baka pwede mong i-check yung Santo Rosario Magazine.
hindi naman niya ma-check kaagad. Pero yung anak ko po kasi, yung dalawang mas matanda akong anak na lalaki nag-aral sa UST. So, may isang parents orientation day. Pagkatapos kong umattend, dumaan ako sa archives. Kaibigan ko po si Prof. Ricky Jose. Siya yung dating archivist. Retired na siya ngayon. So, tinanong ko siya, sabi ko, meron ba kayo dyan yung Santo Rosario magazine? Sabi, ay, oo. Kaya lang sabi niya, hindi pa siya digitalized. Kaya kailangan mo tingnan yung actual na na magazine. Eh, ang dami, ilang kahon yung nilabas. So, isa-isa ko pong binuklat yun. Alam niyo, pag nagre-research ka, para ka naghahanap na karayom sa dayami. Pero pag nakakuha ka, tuwa-tuwa ka, kahit isa lang. Misa sa isang araw pag-research, isa lang makukuha mo. Nakita ko po, 1954, ito yung sinabi kanina ni Father Willie na, because 1954 was the first Marian year in the whole Catholic world. So ang ginawa ng Santo Rosario Magazine ng mga Dominicans, nag-feature sila ng mga venerated Marian images sa Pilipinas with a short story. Ngayon yung nakasulat doon kung ano yung nasa La Virgen Venerada at kung ano yung nakay Felix Huerta. Napaka-iksi. Pero ang mahalaga, yung picture. Siyempre, hindi na siya ganyan yung itsura niya ngayon kasi mas maganda na yung damit niya dito. Napaka-simple ng pagdadamit sa kanya. Pero, tingnan niyo po yung biyak dun sa globo. Di ba may biyak yung original niya? So, siya pa yun. So, yan po, no? So, nahanap ko siya. Ngayon, so research ako, research. May na-encounter na naman akong peregrina. Kasi usually, tatay po lang yung keyword. Virgen Peregrina, no? Sa Señor de la Peregrina. Biglang may lumabas. Sermones. Collection ng sermon de Don Pedro Pablo Pelaez. Diyan po sa San Juan merong Pelaez Elementary School. It's a public school named after Don Pedro Pablo Pelaez. Sino ba siya? Siya po'y naging administrator ng Archdiocese of Manila nung masede bakante dahil namatay ang arsobispo si Aranguren, kung di ako nagkakamali, no? Siya yung pumalit for us a moment. Pero ang isa sa contribution niya po sa history natin, isinulong niya yung karapatan ng mga Pilipinong pari. Kasi di ba nung panahon ng Kastila, walang masyadong karapatan ng mga Pilipinong pari. Parang at one point nga sabi, hindi sila pwede maging pari. Kasi mga Indio sila, mga Pilipino. Pero siya, isinulong niya. No? Kasi isa siya doon sa mga mataas ang naabot sa pag-aaral at isinulong niya yun. At ang isa sa katangian niya, magaling siyang mag-homily, mag-sermon. Well, nung panahon yun, sermon ang tawag. At napakahaba po ng isang sermon. Ilang pages. So, ang ginawa ng kanyang mga kaibigan, nung namatay siya, tinipon ang kanyang lahat ng sermon at ito ay ipinablish. So, it's a collection of sermon ni Don Pedro Pablo Pelaez. At siya po ay nag-homily dito sa simbahan ng Venerable Orden Tercera noong December 13, no? 1857, no? At siguro po dito na, kasi di ba lagi sinasabi, ang Virgen Peregrina daw ay si Mariyang naglakbay patungo sa bahay ni Elizabeth. But historically speaking, nung pinagawa nga Immaculata Conception, walang banggit ng paglalakbay niya kay Elizabeth. Only at this time. Dahil ang naging focus ng homily o ng sermon ni Father Pedro Pelaez ay ang visitation ni Maria. Pero ang focus niya dito yung paglalakbay. Ang sinasabi ni Padre Pedro Pelaez, hindi madali ang naging paglalakbay ni Maria. Siguro isipin niyo, kasama niya si Jose. Sa sermon ni
Father Pedro Pelaez, sabi niya, mag-isa siyang naglakbay. Naghanap ako ng picture, alam niyo, ito yung kagay niya yung Lumitaw, no? Sabi ko, eh, hindi naman siya nag-iisa, meron siyang tatlong kasama yung pala mga angel. So it's an icon representing Mary traveling alone, pero guided by the angels. Sabi ko, baka mamaya si St. Joseph yung isa dyan eh. Pero wala, puro anghel ang kasama. Kasi yun yung punto ni Father Pedro Pelaez. Hindi madali ang naging biyahe paglalakbay ni Maria kasi bulubundukin ang Huda. Pero ginawa niya itong ng lahat out of charity, pagmamahal sa kanyang kamag-anak na matanda na nagdadalang tao at malapit ng mga anak. Yun yung kanyang focus na kapag tayo ay namimintuho sa Birhen Peregrina, it's always charity for the others, despite our own difficulty. So, pero siguro po sana yun yung maging malinaw sa atin na Immaculada Conception ang imahen, pero yung dahil ang naging focus ni Pedro Pelaez ay yung paglalakbay niya bilang peregrina sa bahay ng kanyang pinsang Elizabeth. Kaya na-highlight yun na iniisip ng iba, yun yung actual representation ng image. So syempre, gusto natin makita ang debosyon. Ano ba ang kasaysayan ng debosyon? Kasi mahaba yung kwento ng kanyang paglalakbay mula Madrid hanggang Pilipinas. Doon po sa manuscript galing ng Madrid, merong huling part, nobela. So, 1736 yung nobela. So, ito po yung pinakamatandang anyo ng nobela sa Birheng Peregrina. Natin-translate ko din. Ngayon, dahil sa patuloy kong pagre-research, may nakita akong isang mas recent na nobela, 1850s, na sinulat o hinanda ni Father Joaquin Correa. Siya po ay naging pari dito sa simbahan ng Loreto. At meron siyang ginawang nobena sa Birheng Peregrina. Hindi po ito si Father Correa. Siya po ay si Father Erickson Bore, isang Agustinyang Pilipinong taga Mindanao na nasa Valladolid, Spain. Kasi nakita ko po ito sa katalog ng Valladolid Theological Library sa Spain. Nung tinanong ko si Father Ricky Villar ng San Agustin, Father, meron ka bang contact sa Valladolid? Sabi niya, subukan mong hanapin si Father Policarpo Hernandez. Kasi dati siyang na-assign sa Philippines, ngayon nasa Spain kasi Kastila po siya. So nag-email ako sa kanya. Sabi ko, baka pwede akong makakuha ng kopya. Sabi niya, hiningi niya yung tulong kasi may mga maraming Pilipino pala doon Agustinian. Sinabi niya kay Father Erickson Bore, at si Father Erickson Bore yung kumiram ng libro kasi nahihiram pa siya, iniskan niya at pinadala niya sa akin. Ano po ang makikita natin dun sa nobela? Kaparehong kapareho ito halos noong 1736. Pero ang kaibahan lang sa bawat panalangin araw-araw noong 9 days, idinagdag niya na ang Immaculata Peregrina ay patrona de la Venerable Orden Tercera. So yun po yung pagkakaiba. Kasi dun sa old novena, walang banggit ng Venerable Orden Tercera kasi ngayon yung bagong dating pa lang siya, 1736. Pero dito, dahil established na siya ang patrona ng Venerable Orden Tercera, idinagdag niya sa lahat ng panalangin araw-araw na siya ay patrona ng Venerable Orden Tercera. Kaya kayo po mga Order of Franciscan Seculars na nagmula dito sa Sampaloc, ito yung pinakapuso, ang mahalagang mapagtanto natin talagang sa simula't simula pa, ang patrona
ng Venerable Orden Tercera ay ang mahal na Birheng Peregrina. Ngayon, meron ding isa pang aklat, kasi dalawa yung lumabas dun sa akin. Kasi pag tinag mo yung keywords na Peregrina, lalabas lahat ng konektado. Compendio, it's a compendium of the exercises of the Venerable Orden Tercera, at binanggit na naman dito na ang patrona ay ang Nuestra Señora de la Peregrina. So ito po ay salaysay ng lahat ng ginagawa. Dilagay ko po yung parang summary dun sa aklat kasi hindi ko pwedeng kopyahin lahat dahil masyado mahaba. Pero binigyan ko lang na idea ano yung laman. So ito yung mga ginagawa ng mga Venerable Orden Tercera nung panahon yun. Kaya't ang isang sinasabi dito, ang isang Venerable Orden Tercera, kapag napunta siya sa ibang lugar, kung gusto niyang makibahagi dun sa activity ng mga BOT dun sa lugar na yun, ipakita lang niya yung kanyang patente para siya ay ma-recognize na isang BOT. Kasi siyempre, minsan hindi ka na makilala sa ibang lugar. Lalo na nung panahon yan, wala namang Facebook, di ba? So, paano malalaman na ano ka talaga? BOT ka, baka mamaya, impostor ka o infiltrator. Papakita mo yung patente. Yung parang certificate na ikaw ay member ng Venerable Orden Tercera. At yung pong translation ng novena, isinama ko dun isang chapter po yan dun sa libro. At ang ginawa ko po, actually pangalawa na tong imprimatur, noong na-publish yung libro, hiniwalay ko yung chapter, in-apply ko ng imprimatur sa Archdiocese of Manila na panahon ni Bishop Roderick Pabilio. Pero nung dumating po si Cardinal Advicula, nag-submit ako ng updated na version at nabigyan po ng imprimatur. So ibig sabihin, pwedeng i-publish yung novena separately from the book as material for devotion. So ito po, may ginawa akong sample no, ng booklet. Kasi di ba, kung magno-novena kayo, mahirap dalhin yung libro. So at least ito, mas madaling dalhin. So meron pong imprimatur, so ibig sabihin, pwede na siyang mapublish. Kailangan lang sponsor ng magpapublish. Sana yan ay mapag-isipan. Ngayon, bigyan ko kayo ng idea. Ano yung laman ng nobenaryo? Well, not nobenaryo, but pamimintuho. May maikling kasaysayan. Para siyempre, kung hindi naman walang kopya ng libro yung gagamit ng novena, at least nandun yung maikling kasaysayan. Lagi po ako ganyan pag gumawa ng novena, may maikling kasaysayan ng santo o ng parokya, yung devotion, etc. And then, yung pagsasyam. Yung gozos, yan po yung mga papuri. So, nagkaroon po siya ng translation na pwedeng lapatan ng musika. Ginawa ito ni, tinulungan ako ni Sechel, yung nag-organ dito minsan sa inyo, no? Wala lang akong kopya ng pyesa, pero alam ko ginawa niya ng pyesa. Then, panalangin pambungad. Yung panalangin sa pagsisimula, yan yung either sumasampalataya. Pero hindi po siya yung credo, kundi pagpapahayag ng sumasampalataya sa Ama, Anak, Espiritu Santo, o kaya naman sa matamis na pangalan ni Jesus. And then, panalangin sa Birhen ng Peregrina, ito po yung dinasal natin kanina. And then, yung ito po yung ginagawa ko lagi pag nag-update ng novena. Laging may gospel reading. Kasi ang aking iniisip, hindi man makapagsimba yung magno-novena, may contact na siya sa Word of God dun pa lang sa novena. Mamaya ipapakita ko ano yung mga readings for each day. And then yung tahimik na pagninilay, lagi ko din sinasama yan. No? Kasi minsan, yung mga lumang novena natin, walang katahimikan. Di ba? Ang hahaba, walang patid. Nakakalimutan magninilay man lang. Tumahimik man lang sandali, para bang bawal manahimik sa novena. Pero ngayon, una, sinasabi ko nga, hindi na uso yung masyado mahabang novena. Kasi yung attention span ng mga tao, hindi na ganon. Kaya kailangan merong moments of silent reflection. And then, panalangin sa banal na San Tatlo.
So lahat po ito taken from the original 1736 novena. And then panalangin sa bawat araw. Inalis ko na yung patrona ng Venerable Orden Tercera kasi gusto natin maging accessible din ito sa hindi member ng Venerable. No? Dahil siyempre, hindi naman lahat ay member ng OFS kaya binalik natin doon sa original. No? Alam nyo, yung Tota Pulcra S, kahit po doon sa paglalayag nila, laging inaawit. Tota Pulcra S. Maria. Kaya part din siya nung novena, no, doon sa original. And then yung pagbati sa Mahal na Birhen, yung pagdarasal ng Abaginong Maria na mayroong mga verses, and then pangwakas na awit. So yan po yung takbo ng novena, 9 days novena. Ngayon, ano yung gospel for each day of the novena? Ang pinili ko pong gospel reading, yung naglalakbay si Maria, except the first one. The first one, lahat ng ginagawa kong novena sa Mahal na Birhen, always starts with the Annunciation. Kasi yan po yung key event sa buhay ng Mahal na Birhen, kung saan nagsimula lahat ng kanyang misyon. Nung tinanggap niya ang mensahe ng anghel. And then, ang una niyang paglalakbay ay pagdalaw kay Elizabeth. Yung sumunod, yung pagpapatala sa Belen. Diba, kailangan nilang maglakbay kahit siya ay kagampana. Nagpunta sila sa Belen. Sumunod, yung pagdadala sa templo ng sanggol. And then, yung pagtakas patungo sa Ehipto. Kasi kailangan iligtas ang buhay ng sanggol. Ang pagbabalik sa Nazareth. Actually, hindi sila dapat sa Nazareth pabalik, pero nung nalaman nilang ang pumalit kay Herodes ay yung anak niya, eh baka delikado pa rin yung bata, so sa Nazareth sila nagpunta. And then yung pagkatagpo sa templo, kasi ito yung pilgrimage naman nila to Jerusalem, and then yung paglalakbay niya sa Kalbaryo, yung pagtayo niya sa paanan ng krus. At ang huli niyang paglalakbay, bagamat di naman siya binanggit, pero syempre, isusuppose natin nakipaglibing din siya. Yung paglilibing kay Jesus. So doon po sa readings, pinapakita dito yung paglalakbay ng Mahal na Birhen kasama si Jesus. O dahil kay Jesus. Kasi yun naman talaga ang pinakamahirap niyang paglalakbay dito sa lupa. Dahil yun ang kanyang naging misyon, samahan ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pagsasakatuparan ng kanyang misyon. Nagdagdag po tayo ng mga panalangin na pwedeng dasalin ng magkakahiwalay. Yung panalangin ng manlalakbay. And then maikling litanya. Ito pong maikling litanya, kinuha ko dun sa salaysay. Kasi dun sa salaysay nung tumataog na yung San Antonio, ang dami nilang isinisigaw. Aurora Peregrina, Immaculada Peregrina, etc. So lahat po yun, kinuha ko. Ginawa kong parang maikling litanya. Kasi ito yung mga sinisigaw sa kanya pag hinihingi ang kanyang tulong. At mga awit, dahil may mga na-compose na awit, isa dyan yung ginawa ni Brother Harley David Blanco. And then gumawa din po ako ng pamimintuho tuwing Sabado. Ang ginamit ko dito ay yung korona ng tuwa. The Franciscan Crown Rosary, kaya ang suggestion ko lang, during Lent, ang gamitin natin ay ang pitong hapis. After all, ang devotion din sa Seven Sorrows o sa Stations of the Cross was also promoted by the Franciscans. Tsaka mas, ano naman yun, masa panahon, Kwaresma, pag nilayan natin yung hapis ng Mahal na Birhen. Yung pagbasa, kukuha lang dun sa mga reading sa novena, andyan din ang Tota Pulcra S, panalangin at pangwakas na awit. So kung nais nating magkaroon ng regular devotion sa Birhen Peregrina, ito po yung pwede nating gamitin every Saturday. At alam ko po may ibang grupo sa ibang lugar, ginagamit nila ito. So sa mulat-mula pa, magmula nung ilipat mula sa Dilaw dito sa Sampaloc, ang imahe at ang kapilya ng
ng Venerable Orden Tercera, ang naging kanlungan ng debosyon sa Virgen Peregrina ay dito sa Sampaloc. Ito po yung lumang simbahan. Doon din sa La Estrella de Antipolo, may picture doon ng ito po si Virgen Peregrina, ito si San Francisco. Ito yung main altar. Siguro fiesta, kaya may cortina, well decorated yung altar. And then yung nasira yung simbahan, rebuilt, yan na yung itsura ngayon. Tapos nilipat nga yung devotion ni San Antonio mula Intramuros dito, kaya nung na-dedicate, kay San Antonio na na-dedicate, ito nakuha ng mga taga Loreto nung nagre-research sila sa Franciscan Archives. Isa sa mga lumang picture ng altar ng St. Anthony na kung saan makita nyo nasa taas ng San Antonio si Virgen Peregrina. Hindi ko lang alam anong year ito. No? Hindi yata dated yung picture. Hindi ko alam kung may umabot din sa inyo na ganito itsura ng altar. Baka natatandaan nyo nung bata pa kayo. Ni Brother Tony, no? May nakuha din ako isang picture. Dito wala siya. Nandun yung Birhen ng Lourdes. Siguro ito na Father yung simula ng wala na siya sa loob ng simbahan. Yes, yun pa rin po. Nasa baba po. Nasa baba po. Ayun, so medyo wala na siya. Pero dapat nandito yan, di ba? So medyo simula na siyang ano, ilabas ng altar, no? Pilgrimage outside the church. To the laundry room. At ito na yung ating ano. So sasabihin natin ito yung kandungan ng debosyon. Pero alam niyo po, nakatutuwang halaman na may debosyon sa labas ng Sampaloc. Last year, kinumbida po ako doon sa San Guillermo sa Morong Rizal. Alam ko may kapatid doon si Cedric. Kama ba, Cedric? Sa Morong. Sa San Isidro, no? San Isidro Labrador, pero ang segunda patrona ng kanilang, it's a young parish kasi ang older parish is San Jeronimo sa town proper po ng Morong Rizal. May magandang fasad ng simbahan. Peregrina. Nung sinusulat ko yung aklat ko sa Porsyon ng Mahal na Araw, may nakilala akong taga Morong, kinuwento niya sa akin, sabi niya dito, alam mo dito, may isang barrio, may ang patron nila, Santa Peregrina. Sabi niya, sino ba si Santa Peregrina? Sabi ko, wala akong kilalang Santa Peregrina. Ang kilala ko, Saint Peregrine. Saint Peregrine, yung patron ng Hansel. Sabi niya, sabi ko, ano ba itsura? Ano siya, mukha siyang birhen, tapos nakasombrero. Sabi ko, baka yan yung si Mary na manunuluyan. Kasi isa sa mga picture ng birhen manunuluyan ay nakasombrero kasi naglalakbay. So matagal na yon until nakikita ko na sa Facebook, nagpe-fiesta sila, parang November 9 yata yung fiesta nila. At last year, in-invite ako ng parish priest para magbigay ng talk about Peregrina. Kaya, bago po dito, ito yung una kong talk face-to-face about Immaculata Peregrina. Pero siyempre, ang naging focus namin doon sa Morong, no? Dahil, ito po yung dalawang imaheng ginagamit. Ito yung mas matandang imahen na wala na sa simbahan kasi maliit lang siya. Pero makita po natin, may baston, may globe, no? Napalitan lang yung sombrero ng corona. Pero ito po naman yung ginagamit ng mga hermano-hermana. Kung sino yung hermana for the year, nasa kanya po yung imahe. At ito po ang isang nakatutuwang malaman doon. Alam niyo po, karamihan ng mga nakatira doon sa barrio San Guillermo nasa abroad. Nasa abroad na o kaya nagtatrabaho sa abroad. At lahat po ng kanilang pagkapunta sa abroad, ipinapatungkol nila kay Birheng Peregrina. Kaya pag sila'y nag-ermano o ermana, kahit sila'y nasa ibang bansa, uuwi sila ng piyesta. Kasi sa piyesta, maraming makikikain sa bahay ng hermano o hermana. Ibig sabihin, talagang ang debosyon nila kay Peregrina, ever since, ganun ka tatag, no? At ganun kalalim, no? At lahat iniugnay nila sa paglalakbay sa ibang bansa. So yun yung maliwanag na tulong sa kanila ng Birheng Peregrina.
sa Kupang Muntin Lupa, buhay din ang debosyon. Ito po yung ginagamit nila, dinagdag nila sa Santa Clara, ito si San Francisco, ito yung Belen Peregrina. Parang October po yata yung fiesta, hindi ko na maalala. At tuwing fiesta, ito, October 4, no? Kasi pag hindi nila alam ang fiesta ni Peregrina, sinasabay nila kay St. Francis. So yan, nagpo-position sila, parang sumasayaw din sila, pinoposition yung mga imahen. Tapos sa Pulilan, Bulacan, merong barangay Santa Peregrina. At nung nakilala ko yung taga doon, tinanong ko ano ba yung history, at recorded din man yata doon sa, kasi sa National Library meron yung historical papers. Ang kasaysayan ng barangay Santa Peregrina, dati pala may kapilya na magkasama si Peregrina tsaka si San Francisco. Ngayon nung giyera, nagkahiwalay, kasi lumikas yung mga tao, nagkahiwalay yung dalawang imahe. Yung mga taga barangay Peregrina, doon sila tumigil at nagkaroon ng chapel at ipinangalan nila sa Santa Peregrina. Pero alam naman nila na yun ay mahal na birhen. Kaya lang, naging pangalan ng barangay, Barangay Santa Peregrina sa Pulilan, Bulacan. At ito po, yung mga nakasombrerong babae, ang tawag dyan ay sundalo ng Birheng Peregrina. Lagi silang kasama ng imahen kapag ipoprosesyon. So may mga iba't ibang anyo ng debosyon sa iba't ibang lugar. Ito naman po sa Parañaque, kapistahan ni San Francisco, dinala sa simbahan ng sa katedral yung imahe ni San Francisco at ng Birheng Peregrina. Sa Las Piñas, sa Bamboo Organ Church, meron din San Francisco, Birheng Peregrina. So, isipin po natin, lahat ito ay may traces. Kung wala ng third order doon, malamang noong araw meron. Kaya nagkaroon ng debosyon. Kasi wala naman ibang magpapalaganap ng debosyon, kundi ang Venerable Orden Tercera. So, isang palatandaan kung gaano kalaganap ang mga BOT nung araw. At yun yung challenge sa inyo ngayon. Patuloy na palaganapin ang pagiging member ng Order of Franciscan Seculars sa tulong ng mahal na Birheng Peregrina. Ito sayang hindi ko na isama sa libro kasi na-discover ko na siya nung lumabas yung libro. Yung palang katabi naming bayan sa Taytay, yung Cofradía, kasi marami pong, malaki po yung grupo ng Cofradía dyan sa Taytay. Cofradía de la Nuestra Señora de la Anunciata. May iniingatan silang antigong imahen ni San Francisco at ng Birheng Peregrina. So siguro nung araw, meron din member sa kanila ng Third Order, kaya lang ngayon nawala na. So naging bahagi na sila ng Cofradía de la Anunciata. At dalawang pares po yung kanilang imahen. Ito po yung imahen na nadadamitan, pero meron din silang relieve. San Francisco, so ito po yung relief, no, na hindi siya three-dimensional na image, at Peregrina. So makita nyo, magka-partner talaga kasi pareho eh. Naka-frame na inukit. Hindi ko pala nakita in person, no? Pero ito po yung pinadala sa akin yung mga larawan. Pagbalikan natin yung kasaysayan, ang mahal na Birheng Peregrina ay sumakay sa Barkong San Antonio, La Capitana. Minsan may nagtatanong sa akin, si Peregrina pala ang titular ng simbahan. Dapat bang ibalik sa kanya yung pamagat? Sabi ko, sa tingin ko, hindi na. Kasi part yun ng history na nang dinala ang debosyon ni San Antonio, siya na ang naging titular. Pero alam niyo kung pagninilayan natin yung nangyari, parang sinasabi sa atin ngayon, sa simbahan ni San Antonio, nagkakanlong ang Birheng Peregrina. Kung paanong sumakay siya sa Barkong San Antonio, alam niyo ang barko isa sa simbolo ng simbahan. Kaya ang tawag dun sa mahabang part ng simbahan ay nave, di ba? O sa Latin ay nave.
ang nave ay barko. Dahil ang simbahan ay parang barko. Barko ni San Pedro na naglalakbay patungo sa kaharian ng Diyos. So napakaganda ngayon ng sitwasyon, no? Simbahan ni San Antonio, pero matatagpuan mo ang Birheng Peregrina. Si San Antonio ang nangangalaga sa Birheng Peregrina. At sana huwag na siyang bumalik sa laundry room. Ito na yung panahon na kung saan ipakilala natin ang mahal na Birheng Peregrina. So ngayon po, pwede tayo magbigay ng konting panahon para sa question and answer. At habang nag-iisip kayo, may tatanong pa kayo, may pinagawa po akong estampita ng Birheng Peregrina para sa inyo. Pero hindi po ito papel. Ito po ay yari sa PVC plastic para mas durable. Kuha lang po tayo. Sandali. Isa-isa, baka makuha yan lang. Eh, yung Lorena, meron siya yung libeta. Ay, bless pala, Padre. Okay na rin. Baka may tanong po kayo at this point. So ito po yung huling latest picture na pinadala sa akin ni Cedric. Madali niyong mailagay sa inyong wallet. Kaya lang pag mag-withdraw kayo, baka mamaya niyo na ipasok niyo. Walang lalabas na pera. Pag may lumabas na pera, himala na naman yun ang Birheng Peregrina. May tanong po? May share lang. Ah, sige po, sige po. Ah, sige ha. Nung napunta po ako dito sa St. Anthony, 1981, nagre-review na po yung pangalan Peregrina. Kilala ni Cedric at ni si Dennis. Why is Cedric, no? Malami tawa na. Coordinator namin ng social services. Ang ganun po, hindi namin pinapansin. Nandun lang siya sa ano yung hagdanan sa may pinig papunta sa Coro. Kung ba siya, wala nung nating. So talagang yun yung isa sa sabi nating malungkot na bahagi. Pero yun nga, minsan talaga minsan dumadaan sa gano'n na yung devotion, nananamlay, hanggang makakalimutan. Pero mahalaga ngayon, ito yung nabigyang sigla na, no? At sana nga, ito yung habang sinusulat ko yung libro, no? Alam niyo nung tinatranslate ko, habang nagtatranslate ako, lalo ako namamangha. Kasi syempre hindi mo naintindihan, biglang naintindihan mo, ganito pala yung pinagdaanan. Nung imahen, nung mga naglakbay kasama niya, no? At kung paano napaka-init ng devosyon, lalo na nung panahon ng mga Kastila. Pero siya tayo po wala kong devosyon nito. Oo, kasi nga, dahil nakalimutan siya, ayun, medyo nanahimik. Brother Tony? Bago po siya napunta ng Laundry Room, siya po nasa kampanahin. Sama siya nung dumbang bakit ng video. Kaya malaki ang naging papel ni Father Willie, no? Nang ilabas muli, no? At ngayon, talagang binubuhay muli natin ang devotion. Brother Tony. Tama po ba na is the first Marian English Alin po? Yung imis ni Peregrina, siya po yung unang imis ni Mama Mary na nagampanan siya. Ah, well, hindi nga siya Immaculata Conception siya. Hindi po siya buntis. Siya po Immaculate Conception image. Pero sasabihin natin, siya ang unang imahe ng Peregrina. Hindi po kasi, di ba,
nasa gospel eh. At siya'y naglakbay papunta kay Elizabeth na noon ay 6 na buwan ng kagampan. Minis, 3 buwan siya. Yun po yung homily ni Father Peláez. Pero originally nga, ang pinagawa ni Father Santa Elia ay imahe ng Immaculada Conception. Kaya wala pong salaysay doon na ito ay, walang description na ito'y si Mama Mary na buntis. It's only the time of Father Don Pedro Peláez na ang naging focus ng homily niya ay yung paglalakbay ni Maria after the Annunciation to the house of Elizabeth. Pero nga, originally talaga Immaculada Conception na nagkaroon ng subtitle na La Peregrina. Dahil maglalakbay siya mula Madrid patungo Pilipinas. Na yun yung ginawa ni Doña Catalina na parang ayaw niya kasi ng porteriya. Eh, no? Sabi niya, hindi porteriya yan. Yan ay Peregrina dahil maglalakbay siya patungo Pilipinas. Pero dahil nga pinagnidilayan natin yung paglalakbay, hindi naman malayo na sabihin na pagnilayan natin yung paglalakbay. Katulad nga nung pinakita natin sa Gospel reading sa Novena, lahat ng paglalakbay sa buhay ni Maria ang pagninilayan natin habang nagdedebosyon tayo kay Birheng Peregrina. Kasi ang focus na natin ngayon, yung kanyang pagiging kasama natin sa paglalakbay sa buhay. Kung paano yun din yung naging karanasan nung mga misyonero, nung lahat ng nakasakay sa Barkong San Antonio na nakaligtas sila dahil sa panawagan nila kay Birheng Peregrina habang sila'y binabayo ng bagyo at nagtaob-taob yung kanilang barko. Cedric! Gusto ko i-congratulate si Cedric dahil nagsimula sa picture taking ng inyong partnership ng ating resource person. So, maraming salamat din po dahil doon lang sa napaka-munting request ni Cedric ay ang dami yung nangyari. Maraming salamat po. Hindi ko din akalain na aabot sa ganun yung request. Pero nung makuha ko po yung manuscript, sabi ko walang ibang dapat gawin kung di ito ay ipaalam sa iba. Kasi actually yung binigay po sa akin kopya ni Father Cielo, I think was given to him 10 years ago during that time by Father Legayana ba? Ray, no? Na naging assistant archivist sa AFIO. Ngayon nasa Japan yata siya, no? So sabi niya binigay niya 'yon pero for many years, nakatago lang. Pero at least, siguro may talagang sariling panahon si Birheng Peregrina para ilabas ang lahat. And nung nakita ko yung manuscript, kasi nga na-translate ko na yung una, di ba? Nabitin ako sa kwento eh. Kasi sabi, hanggang Puerto Rico lang, sabi ko, eh sabi, hanggang Manila nakarating, no? So hinahanap ko talaga. And I'm happy na natapos ko. And nasama na dyan sa libro. At hindi lang yung manuscript, kundi as far as I can do, yung ibang traces ng Peregrina devotion sa buong Pilipinas. Meron po tanong dyan? Sige po. Sir, dapat nagkabukana namin yung request namin ni Cedric. Ano yan dyan? Kasi po, high school pa lang ako. I am always dreaming na itong Venerable Order of the Tertiaries magkaroon ng historical marker from the National Historical Institute. Kasi po, parang dun sa talk ninyo na bolster yung aking thesis na ang seed ng Filipinization sa Pilipinas ng Catholicism did not start with the secularization issues with Rumbursa and Peláez, etc. It started in 1783 when the tertiaries, the Filipino tertiaries, separated themselves from the Spanish tertiaries. Hindi po coincidence na pupunta si Pedro Peláez, who is already
in the stature of being the first Filipino Archbishop of Manila during that time. Sa Sampaloc, kung hindi niya nakikita yung potentials ng mga tertiaries to become a catalyst of change para sa binaranas ng mga Pilipino during that time, during the Spanish era. Tapos considering na most of the members of the tertiaries were the principalias, whose sons are the ilustrados who later became the propagandists, like Jose Rizal, whose mother was a tertiary, and who even has a writing na she attended the procession of the peregrine. Sir, sana matulungan mo po kami na malagay naman sa historical map ng Maynila at ng Pilipinas itong venerable order of the tertiaries, because parang lumalabas na for after 500 years of Christianity dito sa Pilipinas, hindi na-appreciate yung kanilang mga nagawa, contributions, considering that they are the pioneers of Philippinization of Catholicism in the Philippines and possibly in Asia. Kasi alam naman po natin na ang mga tertiaries ng Japan, Vietnam, at ng Sri Lanka all started here in the Philippines because of the missionaries being sent sa iba't ibang parte ng Southeast Asia. Well noted. Pero sana kung meron din kayong makuhang research, no? Let's put it together and we will see what we can do to apply, no? Kasi may mga simbahan na rin akong tinulungan na mag-apply for historical marker, no? Yung isa diyan yung sa simbahan sa Binangona, no? Na nung 2021 nabigay na rin yung historical marker. Pero gusto ko lang balikan din yung nabanggit nga kanina ni Father Willie na si Teodora Alonso, no? Alam niyo bakit ko naisama si Teodora Alonso? Kasi si Father Cayetano Sanchez, meron siyang article na sinulat, again in Spanish, which I have to translate, na nakuha ko naman sa, dito sa, nakita ko sa archives ng Franciscans, at meron din naman sa Rizal Library sa Ateneo. Meron siyang article, ang sabi niya, yung, kung babasahin mo yung No Limit Tangere ni Rizal, napakaraming banggit about Franciscans. In whatever way, whether Franciscan saints, referring to the Franciscans as the friars, or the Franciscan as an order, although in sometimes, bad life. So, siyempre, alam naman natin ang focus. Pero, alam ba, kapunan doon, saan ba siya galing na bayan? San Diego. Sino ba si San Diego? Di ba, Franciscan siya. San Diego de Alcala. No? Tapos, yung salaysay niya nung Noche Buena ng isang kotsero, hindi ako nagkamali yung palmagit ng title, may posisyon ng panunulo, ng piyesta. Ah, panunulo niya tayo. No? At sabi niya, birhen daw ng Divina Pastora. Pero ang description niya, nakasombrero, tapos may pakpak. So sabi ko, baka na-mislabel lang to, pero feeling ko, baka familiar din si Rizal sa imahe ng Peregrina. And then, yun yung sinasabi nila doon. At ang sinasabi ni Father Cayetano Sanchez, it's all because of her mother. Because the mother was not only a VOT, but was a leader among the VOT. Especially in Calamba. At dito kasi pinanganak si Teodora Alonso sa Macy. Ngayon yung Macy yata isang kalye sa may Binondo area. Kaya hindi malayo na nagpupunta siya rito bilang isang POT para sa meeting, para mamintuho, etc. Kaya naipasok po doon sa libro si Teodora Alonso kasi naging isa siyang malaking influensya sa writings ni Rizal. And Rizal, although bad light yung Franciscans, still mention that he uses Franciscan elements in the No Limit Tangere. Pagdating sa Filipinosterismo, medyo nag-mellow na siya. Dominicans naman ang kanyang focus. Kasi yun na yung nagkaroon sila ng away with the Dominicans. Sige po. So, it is admitted na maraming images ang si Mama Mary. Pero sa akin, ito ko lang din nakilala si Our Lady of Peregrine. Na I'm amazed by her simplicity. So,
siya yung pinakagusto ko at then kasi he could not use yung mga damit ng ating mga inherential movement niya. So parang sa akin, eh, parang when you say it's makina, parang nakaka-relate doon ay the rich and the famous. Pero it was just napaka-simple na. So based on sa kwento na yung simplicity niya, so sombrero lang ang suot. So, ay ngayon meron na siyang halo. So, would it be suggested na yung halo ay mawala? Or can we just stick on the original image without the, you know, I don't know. Yung halo po, actually it's not just a halo but it's the 12 stars. It's the one of the identities of the Virgin Mary. Kasi yun po yung mag-distinguish sa kanya with any other female saint. No, kasi pag nakasombrero lang, although alam natin si Peregrina, but for those who don't recognize Peregrina, without the 12 stars halo, yun yung isang magpapakita kagad na siya ay si Virgin Mary. Plus, of course, ito. Yung globe at yung ahas. No? Dahil ito nga yung tatak ng Immaculada Conception. So, other questions po? Meron yun ang mga paternities na tuloy-tuloy ang kanilang hindi na wala ang interes na at yung nabakit po ninyo kanina ang last day niya sa kaparan niya kahit matagal na napagkit sa akin ni Jojo na sapul na sapul ay nakamiss na nila ang Peregrina sa last day niya at saka sa parang niya. So sa kanila hindi na wala. Dito lang kasi nga naitago yung image. At yun nga, malaking bagay I think yung walang nakakabasa ng manuscript ng history. Kasi well recorded ang kanyang history, at least from Madrid to the Philippines, no? Yung paglalakbay na yun. Unfortunately, no other publication, kasi kahit si Felix Huerta, hindi niya binanggit na ginawa sa Spain, tapos dinala sa Philippines noong 1732. So baka si, ano din, si Felix Huerta, hindi niya na nakita yung manuscript. Hindi ko din alam, no? Kasi usually si Felix Huerta would, halimbawa kasi doon, nabanggit niya yung, ano eh, yung kailan dinala yung imahe ng Desamparados dito sa Pilipinas. Tapos kailan binigay yung baston de mando. So may kwento yun kasi alam niya yung history, pero siguro ito, baka hindi niya nabasa yung manuscript. Kaya ang sinabi lang niya, venerated dito sa Sampadoc, and there was a fiesta during her feast day. Talagang maraming tao nagpupunta. Sabi niya, 1,000 ang taong nagpupunta dito kapag fiesta ng Birheng Peregrina. Baston ba talaga ang tawag nila dyan? Baston? Ah, ito po, baston na isang peregrino. Kasi yan po yung sa iconography ng simbahan, a pilgrim, ang simbolo ay yung usually sombrero. Kaya makikita niyo si San Roque, kasi pilgrim din siya, nakasombrero siya, di ba? Although iba yung sombrero niya. Tapos may baston. Tapos usually merong lalagyan ng, actually tubig yun, gourd, lalagyan ng tubig ng manlalakbay. Pero ngayon, pinapalitan minsan ng langis na nagiging, parang may healing ano din, power kapag inugnay natin sa pamiminturo. Yun po yung usual. And then, yung sa Santiago de Compostela, dinagdag nila yung scallop shell. Pero syempre yun, wala naman sa kanya kasi iba yung kanyang history. No? But it's more of the sombrero and the pilgrim staff. And the pouch. Parang naman po na pouch. Hindi ko lang alam kung meron siyang pera dito. Pero usually, yung lukbutan ng manlalakbay. Di ba? So, kailangan mo naman magdala kahit papano ng kung ano man yung laman. No? O, yung Divina Pastora, iba din yung kwento naman nun. Kasi yan is based on apparition yata or dream ng isang fraile sa Spain na naging painting. Pero halos magkahawig sila kasi nga, pastora naman siya. Shepherdess. Okay. Sige. Pero nabugit kasi ninyo yung ano,
Nuestra Señora de la Ponteria. Pero kasi isang bayan sa ano, sa Camarines Sur, sa Calabanga. Ah, oo. Sa ang kanilang patronay, Ponteria. So, sabi ko baka pagdating na araw ay pwede rin kayo mag-research tungkol doon para sa bayan, sa mga bayan na ang kanilang patron saint ay yun. Ang isang tinutulungan ko po ngayon ay Daraga. Kasi Ponteria din sila. Pero unfortunately, walang masyadong record, even yung old novena. But we're trying our best, no? Nagtanong na rin ako kay Father Cayetano Sanchez. Sabi niya, matagal siya na destino doon at iniisip niya yung simbahan ng itinayo was already dedicated to the Nuestra Señora de la Ponteria. Kasi kaiba din yung image doon ng different siya from any other Immaculate Conception image. Actually, nakaganon lang siya na as all white. Yun yung nakagis na nilang imahe ng Ponteria sa Daraga. Na parang kaiba din dun sa nasa Calabanga. Yun ang hindi ko pa nararating po. Pero yung Daraga, narating ko na noong nagpunta ako ng Coroan dun kasi ako nag-land ng airplane. So kung wala na pong tanong bilang pagtatapos, meron po tayong konting nabanggit kanina ni Father Willie, no? Tayo ay isang pueblo amante de Maria. Pero ano ba ang kahulugan nito para sa ating mga Pilipino? Pwede po dang may magbasa nitong unang slide natin. Any volunteer po magbasa kung nakasulat sa slides. Pueblo amante de Maria. Kung may isang bagay na nagbubukod-tangi sa landas ng pagpapakabanal ng Katolikong Pilipino, ito marahil ay walang iba kundi sa paglapit natin kay Kristo sa pamamagitan ni Maria. At dahil tanggap na natin ito, hindi na natin ikababahala. Sa katunayan, sa maraming sulok ng bansa, naging isa sa mga pinaka-epektibong paraan ng paghubog at pagpapalaganap sa mabuting balita ng Panginoong Jesucristo ang debosyon sa Mahal na Birhen. Pakituloy na po sa second slide. Ang malalim na debosyon sa Mahal na Ina ay nananatiling isa sa mga pinakamatinding lakas na nagpapanatiling buhay sa pananampalatayang Pilipino at Katoliko. Si Maria, kumbaga, ay parang pataba sa lupang inihahandang matamnan ng bindi ng mabuting balita ng kaharian ng Diyos. Madalas, tayo rin ang nagkukulang sa pagbibigay panahon upang mahasikan ng binhi ang matabang lupa na patagal nang inihanda ng Mahal na Birhen. Maraming salamat po. Alam niyo, galing po ito dun sa pastoral letter ng ating mga obispo noong 1999. Bago mag-Jubilee Year 2000, ang pamagat po ng pastoral letter ay Pastoral Letter on Filipino Spirituality. Ito po ay isinulat originally sa Tagalog, kaya ang pamagat sa Tagalog ay landas ng pagpapakabanal ng mga Katolikong Pilipino. At napakaganda ng sinabi nila, kasi dito nakikita natin ano yung tunay na papel ng ating Marian devotion. Marami ang pumupuna sa atin na hindi Katoliko at sasabihin, kayo ay sumasamba sa Mahal na Birhen. Hindi po tayo sumasamba sa Mahal na Birhen. Siya ay ating pinararamalan. No? Sa lingwahe ng Katolisismo, ang pagsamba ay para lamang sa Diyos. Sa Katekesi, sinasabi sa wikang Griego yan ay latria. Ang pagsambang iniuukol mo sa Diyos ay latria dahil sa Diyos mo lamang yan iuukol. Anong iuukol natin sa Mahal na Birhen at sa mga santo? Dulya. Dulya ibig sabihin pagpaparangal. Pero kay Mama Mary, ang binibigay nating dulya ay hyper dulya. Ano yung hyper? Pag mataas ang blood pressure mo, hyper tension. No? Pagka tuwa-tuwa ka, hyper ka na naman. No? Pag kumain ng tsokolate, hyper. No? Ibig sabihin, mas mataas kaysa inuukol natin sa mga santo dahil sa natatanging niyang misyon bilang ina ng anak ng Diyos.
Pero dito sinasabi sa atin, una, to Jesus through Mary. We should never forget that. Our end goal is not Mary, but Jesus. Even Mary will not lead us only to herself, but she will always lead us to her Son. Kaya nga, peregrina, no, naglalakbay, tayo kasama siya. Kasama siya patungo kay Kristo. And pangalawa, ang Marian devotion ay isang pataba sa lupa. Kung tayo ay lupa at meron tayong masidhing Marian devotion, ang consequence dapat niyan, pag ipinunla sa atin ang salita ng Diyos, ito ay tutubo, magbubunga, siksikliklig at umaapaw. But if your Marian devotion ends only in Mary, then sayang. So ang isang lupa na nilagyan ng pataba, walang ibang dapat ibunga kung hindi taniman ng punla at ang punla ay tububo. So dapat sa ating buhay Kristiyano, sa ating buhay bilang mga Franciscan seculars, ang devotion natin sa Virgen Peregrina will always lead us to welcome the Word of God planted in us and let us have it bear fruit in our daily life. Magbunga sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa ganung paraan, papupurihan natin ang Diyos at binibigyan natin ng katuparan ang bithiin ng Mahal na Birhen para sa bawat isa sa atin. So sa inyong paglalakbay bilang mga Order of Franciscan Seculars, huwag nating kalimutan meron tayong kasama-sama ang Mahal na Birhen Peregrina. Kung yung binigay kong istampita ngayon ay nasa wallet ninyo, hindi nyo siya sinasamba. Yan ay larawan ng inyong mahal sa buhay. Diba? Lahat naman tayo siguro may picture sa wallet natin ng ating mahal sa buhay. At kasama dyan ang Mahal na Birhen. Isang paalaala, no? Na lagi natin siya kasama saan man tayo pumunta. Kaya sana ay ingatan natin at lagi nating lapitan ang Mahal na Birhen Peregrina. Yung natira po dito, ibigay ko kay Father Willie para pwede pa niyang ipamigay din sa mga iba pa. Viva Birhen Peregrina! Viva! Magandang maraming salamat at magandang umaga po. Maraming salamat, Brother Michael, sa isang napakagandang pagpapahayag, presentasyon ng ating pong Mahal na Birhen Peregrina. Alam niyo po mga kapatid, talagang nakatutuwa dahil kasi aksidente ang lahat, di ba? Na-discover po natin ang Mahal na Birhen dahil lamang sa maliit na pagtatagpo, no? Yung paghingi ng seminaryo, at the same time, yung interest po ng ating pong mananiliksik na sino ba itong birhen na ito. Kaya lahat po ay nagsimula na magising muli ang ating pong pagmamahal sa ating birhen at mabalikan po natin ang ating kasaysayan. At ating pong pagtitipon, lahat kahit na po ang mga kapatid po natin nasa online, ang pangangalaga at pagpapahayag sa Mahal na Birhen Peregrina ay hindi po gawain lamang ng mga priors. Kundi ito po ay gawain nating lahat ng mga Pransiskano. Alam niyo po bakit? Bakit po? Siguro po ito ay parang snippet lamang po ng mga nangyari sa Mahal na Birhen Peregrina. Sa kagustuhan ng isang praile na iharap ng konti ang Mahal na Birhen dito po sa Dambana, na we will not mention any name, but rather, ginawa niya po, pinalagari niya po yung kapraso ng pedestal ng Mahal na Birhen. Siguro, meron siyang good intention para naman pumwesto ang Mahal na Birhen na nakatingin sa tao. Nga lang, yung pong pinagdagalian, syempre, lahat ng bahagi doon sa Mahal na Birhen ay antik na po. Ang ginawa po, itinapon po sa basurahan yung kaprasong kahoy ng pedestal.
Alam nyo, nagpapasalamat tayo sa mga Bantay Peregrina, mga soldiers of our Blessed Virgin Mary. Nung tinapon po yung kaprasong kahoy, dali-dali po nilang kinuha yun, itinago ulit, at lihim nilang ibinalik din sa pedestal. Kaya kapag kayo po'y magkakaroon ng interes, pag binibihisa ng Mahal na Birhen, tignan nyo po yung gilid po niyan. At yung pong mga nagmamahal sa Mahal na Birhen, idinikit po nilang muli po iyon. Ano pong ibig kong pong sabihin? Nangangahulugan para po sa atin, ito po ay ating pong tradisyon, ito po ay ating pinagmulan, ito po ang ating kasaysayan. Kung ang mga ito po ay nagmahal sa Mahal na Birhen, di much more tayo pong mga third order, tayong mga Pransiskano, ang patuloy na magmahal at magpalaganap sa Mahal na Birhen. Kaya doon po sa mga kawal ng Peregrina, maraming salamat. I will not mention your name, alam naman po nila yun, kung sino sila na talagang big care po sa Mahal na Birhen. Ngayon po mga kapatid, para po doon sa mga nagnanais po na magkaroon po ng aklat ng ating pong nanaliksik, eto po, no, makakakuha po kayo rito, mayroon po tayong available books. Ang Clarician po ay hindi, ay naubos na po yung kanilang supply. And then, nag-request po tayo ng 50 books, ang sabi po nila, matatagalan ulit para makapaggawa po sila ng librong yun. Kaya available po ito for 500 pesos. At sa bahagi po naman, meron din po tayong maliit na image ng Mahal na Birhen. Ganyan po siyang kalaki. Ito po ay pinaukit po natin. Kaya kung kayo po ay nagnanais din magkaroon ng inyong pong image ng Mahal na Birhen sa inyong mga fraternities, i-contact nyo lamang po ako para makapag-produce ulit tayo ng imahin ng Mahal na Birhen. Naubos na po yung 20 images na pinagawa po natin. Inigil po muna natin dahil medyo mataas ang pagpapagawa. Pero kung kayo po ay nagnanais, magre-request po tayo para magpagawa po muli. Kaya muli mga kapatid, nagagalak po tayo. Palakpakan po muna natin ang ating pag-let's. So nagpapasalamat po tayo sa pagpapahayag at pagbibahagi ng panahon, talento at kahit na ng kayamanan ng ating pong speaker sa araw nito. Muli, maraming salamat po kay Michael D. De Los Reyes sa kanyang presentation. Thank you very much. At ito po, balating po kay Sister Lucy. Maraming salamat po at ako ay tuwa ako doon sa history, no? Kung paano nyo napagtagpi-tagpi ang mga kwento. Kaya kung gusto ko magsalita ngayon eh dahil sa December 2 and 3 ay meron pong Gretcho celebration sa Cebu. Kung sakasakali po yung ibang mga nasa online ay gusto mong order ng libro at nagkataong wala sila dito, ay pwede po namin dalhin kasi marami po maglalakbay sa Cebu at pwede kung sakasakaling kayo o-order, pwede po kayong mag-sumulat sa akin directly sa messenger at para po madala namin ang libro. At sabi nga po ni Brother Yata o ni Father Willie ay parang last na yung ano? Wala na silang copies. Okay. So kung sakasakali po yung iba sa inyo interesado ay gusto bumili ng libro, ako yung nakabili na several months ago. Pero kung kayo interesado ay pwede po nating dalhin para po doon sa mga pupunta sa Cebu na maaaring hindi na makapunta dito sa Sampaloc ay pwede po namin pakasiyo ang dalhin. Mag-message lang po kayo sa amin. Okay. So maraming salamat po, brother. Napakayaman po ng inyong kwento at nakakatuwa talagang pag-aralan ng ating history. At salamat din, Father Willie. Okay? So meron po tayong konting merienda. Nagdala rin ng lunch ang mga ama kabe. Maraming salamat. Okay. Picture pa yung lahat. Tayo lahat po. Halika na po kayo.
Maraming salamat.